Siya si Natalie Del Ruiz. Maganda, matalino, milyonarya. Kilala sa lipunan ng negosyo. Ngunit dalawang beses nang nabigo sa pag-ibig. Kaya para hindi na maloko pa, ay binago niya ang sarili. Pinapangit niya ang sarili at nag-apply bilang secretary sa isang kilala ring kumpanya. Nakilala niya si Cameron Perez. Masungit, suplado, mayabang na anak ng boss niya. At ang tingin sa kanya ay walang alam at napagkamalan pa na babae siya ng ama nito. Kaya ginawa niya ang lahat para mapaibig ito. May pag-asa rin kaya siyang ibigin ito kahit na nakatago sa maskarang iyon ang tunay niyang anyo. Magandang araw, Angels. Isang series story muli ang nais kong ibahagi sa inyo na sana ay magbigay inspirasyon at kilig sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik din ang subscribe button. Gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Natalie bago niya sinipat uli ang sarili sa full-length mirror. Nakapusod ang kanyang tuwid at itim na buhok na dati ay hinahayaan niyang nakalugay at tinatangay ng hangin. Pinahiran lang niya ng pulbo ang kanyang mukha na hugis puso raw ayon sa mga kaibigan niya. Pinahiran niya rin ng manipis na lipstick ang kanyang labi. Tinabunan niya ng malaking salamin na may gradong 150 ang kanyang mata. Ngayon, sinong lalaki ang magkakamaling magkagusto sa kanya? Idagdag pa ang suot niyang pang-office attire na kulay violet. Close neck at blouse na hanggang pulso ang haba ng manggas at may malaking picture na gumamela pa sa harapan. Tinernohan niya iyon ng slacks at flat shoes. Ang problema na lang niya ay ang kanyang height na alam niyang magiging kapansin-pansin. At syempre pa ay ang balingkinita niyang pangangatawan. Kung maaari lang sana siyang magpapandak at magpataba, ay ginawa na niya. Mabuti na lamang at balot na balot ang kanyang katawan, kaya nagawa niyang itago ang kaputian ng kanyang kutis. Ngayon, safe na siya sa mga lalaki manluloko. Siya si Natalie Del Ruiz, 24 years old, graduate ng Business Management at may Master's degree mula sa kilalang universidad. Nag-iisa anak ni Arnold at Carmina Del Ruiz na kapwa negosyante. Kung tutuusin, ay hindi na niya kailangan mag-apply ng trabaho sa ibang kumpanya dahil mayroon naman siyang sariling kumpanya, ang Del Ruiz Publishing. Sa loob ng 3 taon, ay nagtrabaho siya sa sarili nilang kumpanya bilang vice president. But she realized na hindi siya matututo sa papirma-pirma lang ng mga papeles, kaya nagpasya siyang mag-resign. Sinungaling siya kung hindi niya aamining, iyon lang ang dahilan kung bakit nagpasya siyang i-give up ang kanyang posisyon. Napabuntong hininga siya nang muling pumasok sa kanyang isip ang dalawang pangalan, Blake at Zandro. Si Blake Garcia ang naging unang boyfriend niya. 22 lang siya noon at 3 taon ang tanda nito sa kanya. Isang computer analyst ito, anak ng kanilang company general manager. Bagamat sa Makati ito nagtatrabaho, palagi itong nagpupunta sa kanilang opisina sa Pasig para dalhan siya ng flowers, chocolate at kung ano-ano pa. At syempre, dahil panililigawan siya nito. Palibhasa ay gwapo at matangkad ang lalaking yun. Nahulog agad ang loob niya rito. Rason para sagutin niya ito. Bigay todo ang pinapakita niyang pagmamahal dito. To the point na nakalimutan na niya ang kanyang sarili. Naging sunod-sunura na siya rito. Kaya naman kapag nangihiram ito noon ang pera na kinakalimutan na nitong bayaran, ay mabilis pa sa alas 4 kung pahiramin niya ito. Siguro kung hindi lang niya mismo narinig sa bibig nito na kaya lang siya diligawan, ay dahil kailangan ito ng perang pambayad sa mga utang nito. At para matustusan ang mga luho nito, ay hindi niya ito hihiwalayan. Ang pangyayaring iyon ay labis niyang dinamdam. Kaya noon sa tuwi na ay nagmimistulang fountain ang kanyang mga mata na walang tigil sa pagdaloy ang luha. Sa panahong iyon ay umeksena si Zandro. He offered his shoulder for her to cry on, na buong puso naman niyang tinanggap. Sa edad na 27, naging supervisor na ito ng kanilang kumpanya. Kaya naman hindi niya inakalang, tulad din ito ni Blake, na walang hinangad sa kanya kundi ang kanyang kayamanan. Isang buwan pa lang silang mag-on, ay naghiya na ito ng kasal.
at nang itanong niya kung bakit, ang isinagot nito ay, "Para maging presidente na ako ng kumpanya." Right then and there, ay nakipag-break siya rito. Nag-sorry ito, sinabing nagbibiro lamang ito sa kanya. Ngunit naging matigas siya. Ang katwiran nila, nalamata na ang pagtitiwala niya rito. Ngunit mapilit pa rin ito, hanggang sa tinakot niya itong tatanggalin sa trabaho kung hindi siya tatantanan nito. Halatang nanginig ito sa kanyang banta, kaya hindi na siya nito ginulo pa. One was enough, two was too much, three is... Hindi niya nahihintayin pang magkaroon ng pangatlo. Hindi na siya iibig uli. Pinangako niya yon sa kanyang sarili. Pero walang tiwala ang kanyang isip sa puso niyang madaling lukohin. Sino ba naman na mag-aakalang tulad niyang maganda, mestiza, matangkad at maganda ang katawan ay lolokohin pa ng mga lalaki? Talagang maraming manluloko kapag nasilaw sa kinang ng ginto. Kaya para hindi na siya maloko, mabuti pang itago na niya ang kanyang tunay na katauhan. Sino pa ba ang magkakamaling manligaw sa kanya sa bago niyang katauhan? Natalie! Nagliwanag ang kanyang mukha nang makita niya ang reaksyon ng best friend niyang si Ira. Best friend na niya ito since their childhood. At ito ang tanging rason kung bakit siya naroon ngayon sa mobile company na pinapasukan nito. Ibig sabihin, hindi agad siya nito nakilala kung sino siya. Tumaas ang kilay nito nang pumasok siya sa kwartong inuokupa nito. At nang magangat ito ng ulo, buhat sa paglilipat ng mga gamit ay, hinagod muna siya nito ng nagtatanong na tingin mula ulo hanggang paa bago ito nagtanong. Who are you? Of course, magalang na sinabi niya rito ang kanyang pangalan. Nanlaki ang mga mata nito nang matitigan siya ng husto. Natalie? Buti naman at nakilala mo na ako. Oh my! Nanggigilalas na bulalas nito. Anong nangyari sa'yo at biglang? Napangiwi ito nang hagurin siya ng tingin. Anong pumasok sa isip mo at ganyan ang suot mo? Wala naman. I just want to change my image. Simpleng sagot niya. Parang gusto kong mapanak sa sinabi mo. At hinaplos itong lumulobong tiyan. Apat na buwan na ang pinagbubuntis nito. Nakaramdam siya ng inggit sa ginawa nito. Mabuti pa ito at nakabuo na ng sariling pamilya. Samantalang siya, hindi pa natatagpuan ng lalaking magmamahal sa kanya ng totoo. Hindi pa? Umaasa pa ba siyang matatagpuan pa niya si Mr. Wright? Hindi na. Kailangan na niyang tanggapin ang katotohanan. Sa tunay na buhay ay walang Prince Charming. Aba, huwag naman! Hindi ako matatanggap dito! Pagbibiro niya rito. Nag-file ito ng early maternity leave dahil masaya ng pinagbubuntis nito. Kaya nangangailangan ng kumpanyang pinapasukan nito ng temporary secretary para sa boss nito. Kaya naman ang malaman niya ang tungkol doon ay agad siyang nagpresenta. Hindi ka ba naiinitan dyan sa suot mo? Hindi naman, pagsisinungaling niya. Dahil kahit pa naka-aircon ang opisina nito, ay tumatagaktak pa rin ang pawis niya sa noo. Naka-blazer pa kasi siya. Tumaas ang kilay nito sa kanyang isinagot. May pagdududang biglang lumarawan sa maganda subalit mataray na mukha nito. May kinalaman ba ito sa drama mo, sa pagiging broken-hearted mo? May pag-aalalang napatingin siya sa labas ng silid, kung saan tanaw niya ang iba pa mga empleyado. Dahil sekretary ang posisyon nito, ay meron itong sariling kwartong may connecting door sa opisina ng manager. Nakahinga siya ng maluwag nang mapagtanto niya ang busy ang mga tauhan. Well, napabuntong hininga si Natalie nang hindi siya makahagilap ng ikakatwiran. Yes, nahihibang ka na! Alam mo ba yun? Naiinis na singhal nito sa kanya. Matalim ang tingin nito. Marahan siyang umiling. Ang alam ko lang, manhid na ako pagdating sa pag-ibig. Anyway, thank for the info. At least, hindi na ako magugulat kapag may tumawag sa aking martir. Sinisira mo lang ang buhay mo dahil sa mga lalaking yun. Napapailing na sabi nito. If I were you, kakalimutan ko na lamang ngayon at maghahanap na lang ako ng gay na karapat dapat. Hindi naman ganoon kadaling lumimot, no? Malungkot na sabi niya. A month pa lang naman kasi ang nakakaraan, kaya sariwa pa ang sugat. Pero hintayin mong gumaling yan at tatawanan mo na lang ang sakit. Kahit gumaling pa ang sakit, hindi na mawawala ang peklat. Iniiwas niya ang kanyang tingin dito, nang muli na naman bumigat ang kanyang kalooban.
Wala namang kabuhay-buhay tong kwarto, ni walang halaman o painting, o kahit anong dekorasyon, wala. Kung bakit ba naman kasi sa dinami-rami ng matitinong manliligaw mo? Bakit sa mga lalaking pera lang ang habol sa'yo kapag bumagsak? Ay! Napabuntong hininga si Natalie sa tanong nito. Muling ibinaling niya ang tingin dito ng matiyak niyang, hindi siya tatantanan nito. So, hanggang kailan ka magtatago sa suot mong yan? Naghibit-balikat siya. I don't know, maybe forever. Naputol ang kanilang pag-uusap. Nang sumungaw ang matandang lalaking may bitbit na touchy case, ito raw ang boss na nakatakdang mag-interview sa kanya. Will this be your first job, Miss Del Ruiz? Formal na tanong sa kanya ni Mr. Marco Perez. Sa tansya niya ay 55 years old na ito. Gayunpaman, bakas pa rin sa anyo nito ang kagwapuhan. Sayang nga lang at parang pinagtampuhan na ng buhok ang anit nito. Mangilan-ngilan na lang kasi ang tumutubo roon. No sir, nabiglang sagot niya. Huli na para mabawi niya ang kanyang sinabi. Kumunot ang noon nito. Then why did you not write that information here on your resume? Nagtatakang tanong nito. I did not consider my work with Del Ruiz Publishing. Bakas ang pagagulat nito sa sinabi niya. Del Ruiz Publishing is the number one publishing house in the Philippines. I know that, sir. May pagmamalaking sabi niya. Lubhang magaling kasi sa negosyo ang kanyang papa. Ito ang president ng Del Ruiz Publishing, kaya lahat ng negosyong pasukan nito ay nagtatagumpay. Sumandal ito sa swivel chair. Kunot noong tinitigan siya nito. Binabasa ang katotohanan sa kanyang muka. May I know the reason? Napabuntong hininga siya bago sumagot. My family owns that company. Matagal na hindi ito nakakibo. Parang hindi makapaniwala sa kanyang sinabi. You can check the publishing house about me, sir. I was a vice president there. And you can ask Ira if I'm stating fact. Tumigil siya sa pagsasalita. Matamang iniisip ang susunod na sasabihin. Provide that information is just between the two of us, sir. Nakikiusap na sabi niya. But why? Ewan niya kung bakit nagawa niyang ipagtapat ang dahilan. Nang matapos siya sa pagsasalita ay napailing-iling ito. You can't run away forever, Miss Del Ruiz. Hindi siya nakakibo. Alam mo bang pagtatawanan ka ng ibang tauhan dito sa kumpanyang ito kapag hindi mo binago ang suot mo? I don't care, sir. Gulat na napatingin siya rito. You mean? Hindi ako hibang para tanggihang pagtrabahuhin dito ang vice president at may-ari ng isang pinakamalaking kumpanya dito sa Pilipinas. Nakangiting sabi nito. Congratulations and welcome. Nang araw na iyon ay madali naman niyang natutuhan ang mga instructions na tinuro sa kanya ni Ira. Kaya kinabukasan ay hindi na ito pumasok sa opisina. Busy siya sa pagtitipa sa keypad ng computer, nang istorbohin siya ng tunog ng telepono. Tiniyak muna niyang nakasave ang kanyang ine-encode na report, bago niya kinuha ang receiver. Perez Communication Company, good. Where is my father? Marahas na putol ang nasa kabilang linya. Galit ang tinig nito. Tumaas ang kilay niya sa dalawang magkaibang damdaming naramdaman niya sa pagputol nito sa sasabihin niya. She felt irritated. Sino ba ang lalaking to na akala mo ay haring nagtatanong sa mababang tauhan nito dito? Napakasuplado. Boses pa lang nito ay halata mo ng anong klaseng karakter meron nito. Gayunpaman, para siyang nadala sa tinig ng kausap. Yes. Saglit niyang napigil ang kanyang paghinga. Lalaking-lalaki kasi ang dating ng boses sa kanyang pandinig. Puno ng otoridad. Hello! Muntik na niyang mabitawan ng odotibo sa lakas ng pagsigaw nito. Pakiramdam tuloy niya ay nabasag ang kanyang eardrum. You don't need to shout dahil hindi naman ako bingi. Mataray na sabi niya sa mababang tinig. Kung hindi ka bingi, dapat ay sinugot mo na ang tanong ko. Sino ho bang ama ninyo? Di ang boss mo, si Marco Perez. Oh my! Naibulalas niya. I'm sorry, wala rito si sir. Nasaan siya? Nasa meeting ho. I need to talk to him. I'm sorry pero closed door meeting yon. Kainis! Naibulalas nito. Tumawag na lang ho kayo after an hour. Malamig na tugon niya. I said I want to talk to him. May importante akong itatanong sa kanya. Giit nito. Umikot ang mga mata ni Natalie sa pagkainis. Sorry, pero talagang hindi siya pwedeng istorbohin.
Gaano kaya siya katagal sa meeting na yan? Galit pa rin na tanong nito. Mga 2 hours pa. Narinig niyang humugot ito ng malalim na buntong hininga. May kailangan pa po ba kayo? Magalang na tanong niya. Ang ama ko lang. Puno ng urgency ang boses nito. Parang nasa pagitan ng buhay at katapusan. Then, goodbye. Mabilis na niyang ibinaba ang telepono. Hindi niya napigilan ang mapangiti sa naisip niyang reaksyon nito sa kanyang ginawa. Nanlisik ang mga mata, umusok ang bumbunan sa galit. Ano kayang itsura nito sa likod ng magandang tinig nito? Baka pangit. Imposible. Gwapo ang ama, kaya imposibleng pangit ang bunga. Gaano kaya ito kagwapo? Here you go again, Natalie. Sabi ng isang bahagi ng kanyang isip. Baka nakakalimutan mo ang pangako mo sa sarili mo. Uwi ka ng bahagi ng isip niya. Who are you? Bigla siyang napalingon sa pintuan. Gulat na gulat siya nang makita niyang may-ari ng tinig. Lalaki. Salubong ang mga kilay nito. Nanlilisik ang mga matang nakatingin sa kanya. Galit ba ito? Bago pong sekretary ni Sir Marco. I'm asking your name. Galit pa rin singhal nito. Natalie ho. Kabadong sabi niya. Nanginginig pa ang kanyang tinig. But she was sure na hindi niya nararamdaman yun dahil sa takot kundi dahil sa reaksyon ng kanyang puso. Para kasing kinilig iyon ang matitigan siya nito. Alun-alun ang buhok nito na para bang ni Rollers. Parang nagiging isa habang magkadikit. At ang mga mata nito ay hugis almond. Mahaba ang pilik mata nito. She wondered kung ilang eba na ang napaibig ng mga matang yun. Kainis! Naibulalas niya na magsimulang bumilis ang kanyang puso. Napalunok pa siya ng ilang beses nang ipagpatuloy ang pagbisita rito. Ang ilong nito ay parang inililok ng isang eskultor sa katangusan. Seryosong nakatikom ang mga labi nito na para bang nangangako ng halik. Tumigil ka! Singhal niya sa sarili. Tumikim muna siya bago sumagot. Natalie Del Ruiz ho. Natalie Del Ruiz. Anito na parang tinatandaan ang kanyang pangalan. Kinabahan siya ng bahagya sa ginawi nito. Para kasing kinapa nito ang isip kung saan ito narinig ang pangalang iyon. Kung bakit naman kasi hindi siya nag-abalang palitan ng kanyang pangalan, katulad ng ibang nagpapanggap. At least, kahit sandali, matatakasan niya ang lungkot at pighating naramdaman niya sa paggamit sa pangalang iyon. Nasaan ang boss mo? Nasa meeting pa ho. Alam mo bang pwede kitang patalsikin dito? Oho! Humakbang ito palapit sa kanya. Oh my! Nabiglang bulalas niya nang dumukwang ito para masuri ang ginagawa niya sa computer. She caught her breath sa inakto nito. Tamang-tama kasi sa kanyang mukha ang balikat nito. Nalanghap tuloy niya ang mamahaling pabangong gamit nito. Nakakalat sa malapad na dibdib nito. On what ground, sir? Lakas loob na tanong niya. Gayong pakiramdam niya ay masusuffocate na siya sa pagkakadikit nilang iyon. Inalis nito ang tingin sa computer. Inilipat sa kanya. Yumuko pa ito hanggang sa magkalibel na ang kanilang mga muka. I'm surprised you'd ask me. Samantalang ang lakas ng loob mong bagsakan ako ng telepono. She stiffened. Nanlaki ang kanyang mga mata saglit na pagkatulala. Kayo ang anak ni, sir? I'm Cameron Perez. Pagpapakilala nito sa sarili. Alam niyang gwapo ang kausap niya sa telepono kanina. Dahil taglay nito ang dugo ng kanyang boss. But she never expected na super gwapo nito. To the point na kaya nitong talbugan ang ilang mati ni idol sa bansa. I'm sorry. Yuko ang ulong wika niya. Inangat ng dalawang daliri nito ang kanyang baba. What? Naibulalas niya sa sarili. Nang maramdaman niyang gumuhit ang init sa kanyang katawan dahil sa ginawa nito. Para siyang nakuryente. Why do I have to forgive you? Tanong nito. Dahil hindi mo sinasadya ang nangyari? O takot kang mawala ng trabaho? Pinagbabantaan niyo ba ako? Naiinis na tanong niya. Tila nagulat naman ito sa kanyang ibinatong salita rito. Pero nanatili pa rin ang kapormalan nito nang muling magsalita. Hindi lang pala ito suplado. Mayabang din. Porque anak ito ng boss niya, ay parang kayang-kaya na siya nitong patalsikin. Pwes, hindi siya ang tipong natatakot sa isang lalaking walang kayang ipagmayabang, kundi ang posisyon ng ama. Ang father niyo ho ang boss ko, hindi kayo. Mataray na sabi niya. Hindi mo yata kilala kung sino ang kaharap mo.
You're Cameron Perez, right? Ang mayabang na anak ng boss ko. Tumawa ito. Anong nakakatawa? Naiinis na tanong niya. You forgot something, huh? Ano? Ang mayabang na anak ng boss mong to? Itinuro nito ang sarili. Ang may-ari ng kumpanyang ito. Tila naman napahiya si Natalie sa nalaman niya. Linggo ng araw na iyon at inip na inip si Natalie sa bahay dahil puro mga maids ang kanyang kasama. Nagpasya siyang bumukod sa kanyang mga magulang para maiba naman ang takbo ng kanyang buhay. Sa kasalukuyan na nakatira siya sa bagong townhouse na nabili niya buhat na sariling ipon niya. Nung una ay ayaw pumayag ng kanyang mga magulang na bumukod siya. Ngunit naging mapilit siya. Kilala siya ng mga ito sa pagiging matigas ang ulo. Nahanda niyang suwayin ang mga ito, masunod lang ang kanyang gusto. Kaya sa bandang huli, napasunod din niya ang mga ito. Ngunit hindi pumayag ang kanyang mama na hindi niya kasama ang tatlong mapagkakatiwalaang katulong nila. Alas 9:30 na nang magpasya siyang dalawin si Ira. Habang nagmemeryenda siya ng chocolate mousse at orange juice. Ito naman ay kumakain ng hilaw na manggawid toyo. Hindi niya tuloy mapigilan ang mga asim habang nagkukwentuhan sila. Of course, ang topic of discussion nila ay tungkol sa trabaho, sa kanyang boss, at syempre, hindi rin niya nakaligta ang isingit ang naging inkwentro nila ni Cameron Perez. Tawa ito ng tawa nang matapos siyang magkwento. Naningkit naman ang kanyang mga mata sa pagkakatingin dito. Ginawa mo yun? Nanggigilalas na tanong nito. Nang bahagyang makabawi na siya. At ano naman ang malay ko na siya pala ang may-ari ng kumpanya? Pinanglakihan niya ito ng mata. Ikaw naman kasi, bakit hindi mo sinabi sa akin? Aniya sa tonong naninisi. Bakit? Tinanong mo ba? Saka malay ko ba kung makakaikwentro kayo ng gano'n ni Sir Cameron? Matagal siyang natahimik. May katanungan biglang lumabas sa kanyang isip. Paanong siyang naging may-ari ng Perez Communication Company? Simple. Siya ang gumastos sa pagpapatayo ng kumpanya. Siya lang? Nagdududang tanong niya. Hindi siya naniniwalang kahit isang sentimo ay hindi ito tinulungan ng ama nito para maipundar ang kumpanyang iyon. Besides, napakalaking pera ang kailangang ilabas para sa mobile business. Napangiti ito. Talagang duda ka sa younger boss natin ha? Baka hindi mo alam. Graduate siya ng business management sa Harvard University. And take note, magna cum laude pa siya. Really? Kunwa ay nagdududa pa rin tanong ni Natalie. Pero ang totoo ay, humanga siya sa narinig. Umuwi lang yun dito sa Pilipinas 3 years ago nang mawala ang lola niya sa car accident. Mother yun ang mommy niya. Ipinamana sa kanya ang lahat-lahat ng ari-arian ng pamilya, kaya hindi na siya bumalik sa Amerika. Ayaw na rin niyang iwanang mag-isa si Sir Marco, kaya nagtayo na lang siya ng business dito. Yung Perez Communication Company. I'm just wondering kung bakit manager lang ang posisyong binigay niya kay Sir Marco, gayong pwede namang mas mataas. Siguro ayaw lang niyang mahirapan si Sir Marco kasi may problema sa puso yung Ginoo at bawal sa kanyang mapagod ng gusto. Bawal din sa kanyang walang pinagkakaabalahan, kaya ayun, ginawa na lang siyang manager ni Sir Cameron. Napatango na lamang siya nang maunawaan niya ang sagot sa katanungang gumugulo sa kanyang isipan. Natalie, How do you find Sir Cameron? Mayabang siya? Naiinis na sabi niya. Dahil sa sinabi ba niyang kaya kanyang paalisin sa trabaho? Hindi lang yun, no? Naiinis pa rin sabi niya. Kumunot ang noon ito. May hindi ka pa nasasabi sa akin. Naaarogantihan ako sa Sir Cameron na yun. Feeling niya, papatulan ko siya. Ang yabang-yabang niya, porque gwapo siya. Pagkasabi niyang iyon, ay nag-flashback sa kanyang isipan ang huling engkwentro nila. Bagamat hindi niya gaanong nahimiga ng huling katagang sinabi nito, may isang kataga talaga namang tumatak sa kanyang isipan na siguradong sa kanya ipinadutungkol. Old maid? Bakit? Mukha ba siyang matandang dalaga? Yes, gustong isigaw ng kanyang isip. Gusto niyang itama ang pagkakamali nito pero para ano? Hindi ba yun naman talaga ang gusto niya? Ang makaiwas sa pag-ibig? Ayoko lang kasing may umiistorbo sa akin dahil marami akong trabaho. Sarkastikong sabi niya. He laughed. You know, Miss Del Ruiz, you make me laugh sa mga banat mo. Thanks sa compliment. Nakaingos na sabi niya.
Wala siyang pakialam kung anak man ito ng boss niya o ito ang may-ari ng kumpanya. Alam mo, yan ang gustong-gusto ko sa babae, palaban. Napalunok siya sa sinabi nito na naging implication niyon sa kanya. Ano ang ibig sabihin nito? Liligawan siya? Natigil ang pag-iimagine niya sa mga susunod na pagpunta nito sa opisina ay may dala na itong flower and chocolate nang magsilita ulit ito. Don't worry, hindi ako naliligaw sa mas matanda pa sa akin. Ha! Natatawa pa rin sabi nito, nangiinis. Oh my God! Nagitlang bulalas ni Ira. Nataranta siya sa naging reaksyon nito. Nalaki kasi ang mga mata nito, sabay tutop ng kamay sa bibig. Bakit? May masakit ba sa'yo? Gusto mo tumawag na ako ng doktor? Nagpapanik na tanong niya. Pinigil nito ang akmang pagtayo niya. It's okay, walang masakit sa akin. Sure? Yup. Eh bakit? Hindi lang ako makapaniwala sa narinig ko sa'yo. Nagsalubong ang kilay niya. Na ano? Na may crush ka kay Sir Cameron? Pwede ba? Naiinis niyang sabi rito. Magde-deny ka pa? Sorry, hindi ako nagde-deny. Talaga lang na hindi ko type yung Cameron Perez na yon. Okay, fine. Hindi mo na siya crush pero nagagwapuhan ka sa kanya. Well, I should admit na talagang gwapo siya. Ah, kaya pala malalim yung mga mata mo ah. Ano naman ang koneksyon nun? Nagtatagang tanong ni Natalie. Simple. Simula nang makita mo siya, hindi ka na nakatulog. Kasi lagi mo siyang iniisip. At iniisip mo na siya dahil you have feeling for him. Hindi siya nakapag-react sa sinabi nito. Totoo naman kasing mula nang makita niya ang binata, ay hindi na siya nakakatulog. Subalit ayaw niyang tanggapin ang dahilang sinabi ng kanyang kaibigan. Kaya ayaw siyang dalawin ng antok. Os, nanunod yung wika niya sa isip. Kung gayon, bakit kailangan sa tuwing ipinipikit niya ang kanyang mga mata, ay laging nakikita niya ang gwapong mukha nito. You're wrong, dahil masarap ang tulog ko kagabi. Pagsisinungaling niya. Kaya lang naman ang lalalim ang mga mata ko ay dahil dito sa frame na salaming suot ko. At inangat pa niya ang kanyang salamin para ipakita nitong mabigat iyon. What if ligawan ka ni Sir Cameron? Imposible! Bakit naman? Ayaw nun sa matanda, remember? Tumawa ito ng malakas. Baka lumabas yung anak mo, hoy! Huminto naman ito sa pagtawa. Ito naman kasi, pa-disguise-disguise pa. Hayan tuloy, napagkamalan kang more than 30 years old. Mayabang siya. Hindi mo naman sinagot ang tanong ko eh. Kung liligawan niya ako ora mismo, busted siya sa akin. Hindi ako naniniwala. At bakit? Kung sila Blake at Zandro nga pinatulan mo, si Sir Cameron pa kaya? Ano bang meron sa Cameron na yon at para pag-aksayan ko ng panahon? Gwapo, edukado, matalino, at super yaman. So? Perfect na perfect maging boyfriend mo. Kung yung mayabang na yun lang, no thank you. Naku, baka naman kapag pinadalhan ka ng isang dosena ng red roses, eh bigla mong makain yung sinasabi mo. Kahit pakyawin pa niya lahat ng flower shop dito sa buong Pilipinas, wala akong pakialam. Maniniwala lang ako kapag ginawa mo na yan. Paano ko naman magagawa yun kung hindi naman siya naliligaw? Aba, malay mo naman. Nakangiti pa na sad ni Ira. Magdadalawang linggo na si Nataling nagtatrabaho sa Perez Communication Company. Pero hindi na niya nasilayan pang muli si Cameron Perez. Nasaan kaya yun? Tanong ng isip niya. Bakit mo hinahanap-hanap ang lalaking yun? Naiinis niya ang tanong sa sarili. Lunod siya sa pag-iisip nang tumunog ang intercom sa tabi niya. Yes, sir? Pakidalhan mo nga ako ng isang basong tubig. Ani Sir Marco. Kinabahan siya sa tono nitong humihingan at parang hirap na hirap sa pagsasalita. Right away, sir. Dala na niya ang hinihingi nitong tubig nang pumasok siya sa opisina nito. Napigil ni Natalie ang kanyang paghinga nang makita niya ang ayos ng ginoo na nakayuko sa table nito. Sir! Kinabahan siya nung lumapit siya rito. Bahagya itong nagangat ng ulo para matignan siya. Nakita nito ang dala niyang tubig, kaya tuluyan na itong dumiretso ng upo. Nakahinga naman siya ng muluwag, nang makitang wala naman palang masamang nangyari dito. Pero bumalik ang kaba niya, nang makitang kumuha ito ng tatlong paracetamol sa drawer nito,
at ininom ang mga yon ng sabay-sabay. Ano ho bang masakit sa inyo? Ulo ko. Gusto ho ba ninyong hilutin ko? Marunong ka ba, iha? Ako ho ang naghihilot sa parents ko kapag may masakit sa kanila, sir. Bahagyang nagliwanag ang mukha nito. Pasuyo nga, iha. Lumigid siya sa likod nito at hinilot-hilot ang sentido ng boss. Umuwi na lang ho kaya kayo para makapagpahinga kayo, sir. Lalo lang sasakit ang ulo ko kapag wala akong ginagawa. Salamat, iha. Himalang nawala ang sakit ng ulo ko. Okay na ho ba ang pakiramdam nyo? Tumango ito. Salamat. Matagal siyang nawala ng kibo. Gayunpaman, ipinagpatuloy niya ang kanyang ginagawa. Alam mo ba ang greatest dream ko? Anitong tila gustong makipagkwentuhan. Hindi agad siya nakapagsalita dahil nagulat siya nang biglang magsalita ito. Kanina kasi ay nakapikit ito, kaya inakala niyang nakatulog na ito. Ano ho? Tanong niya na makabawi na mula sa pagkabigla. Ang magkaroon ng anak na babae. But unfortunately, hindi nangyari yun. Nawala kasi si Amelia nang ipinanganak niya si Cameron. At least meron ho kayong binata. Gusto ko na nga mag-asawa si Cameron para magkaroon na ako ng apo. Wala ho bang girlfriend ang anak niyo? Kung girlfriend, marami. Kaso isa man sa mga yon, hindi sineseryoso ng anak ko. Ikaw, may boyfriend ka na ba? Wala po, napagod na ho ako. Mapait na sabi niya. Ang dali mo namang sumuko. Nasaktan na ho ako eh. Aba, huwag mong isara ang puso mo. Malay mo, bukas makalawa, may prinsipeng darating. Sino naman ho ang prinsipeng magkakagusto sa tulad ko? Hindi ka naman pangit ah. Sabi nga ho ni Sir Cameron, mukha raw ho akong mas matanda sa kanya. Natawa ang Don. Napahintutuloy siya sa kanyang ginagawa. Pakiramdam niya ay pinagtatawanan siya nito. Tuloy, hindi niya mapigilan ang mapahikbi. Inikot nito ang swivel chair na inuupuan. I didn't mean to offend you, iha. Isa pa, hindi ikaw ang dahilan kaya ako natawa. Pinahid nito ang mga luhang naglanda sa kanyang pisngi. Talagang naging sensitive na siya simula nang magpalit siya ng image. Dapat ho talagang masanay na akong pinagtatawanan. Aniyang mabigat na mabigat ang kalooban. Hindi ikaw ang pinagtatawanan ko, iha. Okay? Magamat hindi siya naniniwala sa sinabi nito, ay hindi niya nakuhang kumibo. Sigurado kasi akong kaya nasabi sa iyo ni Cameron eh, dahil sa sobrang pagkapikon niya sa akin. Alam mo ba kung bakit? Marahan siyang umiling. Dahil kumuha ako ng secretary na hindi pumasa sa standards niya. Excuse me for the word. Tapos tinarayan mo siya nung tumawag siya at binagsakan pa ng telepono. He became interested in you dahil sa ginawa mo. Ikaw ang kauna-unahang nagpakita ng ganoon sa kanya. Pero nang makita kanya, para siyang napahiya sa sarili. Dahil tanging yang mukhang yan, ang tanging nagpakita sa kanya ng kagaspangan. Lalo na't hindi pa niya nararanasan sa tanang buhay niya. Napangiti naman si Natalie sa narinig. Hindi niya akalaing kahit ganoon ang image niya, ay nagawa pa rin niyang lumaban sa lalaki. Tama na ang pag-iyak. Masuyong pinahid nito ang mga luha niya. Ehem! Malakas na sabi ng tinig buhat sa pintuan. Parang tinakasan naman ng kulay ang kanyang mukha nang makita niya si Cameron doon. Masama ang tingin nito sa kanya na parang nakagawa siya ng napakalaking kasalanan. Excuse me sir, babalik na ho ako sa trabaho ko. Nakuha niyang sabihin para makaiwas sa nagbabagang tingin sa kanya ng binata. Tumango ang ama nito. Sige iha. Sa sulok ng kanyang mga mata ay nakita niyang nakasunod ang tingin ng binata sa kanya. Kaya naman, nilakihan niya ang hakbang para makatakas agad siya sa lugar na iyon. Nang makalapit na siya sa pinto, ay biglang nagsalita ang binata. Please close the door. Anitong mas lamang ang utos kaysa pakiusap. She did. Nang makalabas na siya, ay nakahinga siya ng maluwag. She kept herself busy para naman hindi makapagtanong ang kanyang isip kung bakit masama ang tingin sa kanya ni Cameron. Kung titignan kasi ay parang gusto nitong ihagis siya palabas ng pinto. Pero bakit kaya? Ano ang ginawa niya? Don't tell me na yun pa rin ginawa kong pagbaba sa kanya sa telepono ang dahilan. Pero matagal na yun.
Napatawid siya ng pag-upo na mag-click ang doorknob sa opisina ni Sir Marco. Pagkatapos ay muling sumara ang pinto. Napalunok siya nang humakbang palapit sa kanyang desk ang isang pares ng mga paa. Tulad kanina ay ramdam niyang nagbabaga ang tingin nito sa kanya. Lalo niyang niyuko ang ulo. Sa hawak na profile, bagamat batid niyang, lumili pa dito ang kanyang isipan. Gusto pa rin niyang isipin ito na busy siya sa trabaho. Nanginig ang kanyang mga kamay sa pagkakahawak sa folder. Dinaig pa niya ang pasmado sa sobrang tensyon na nararamdaman niya. Will you come down? Naiinis na saway niya sa sarili. Anong ibig sabihin ng nakita ko kanina? Mahina subalit mapanganim na wika ni Cameron. Nabitawan ni Natalie ang kanyang hawak. Hindi siya manhid para hindi niya maisip na binigyan ng masamang kahulugan ng binata ang inabutan nitong tagpo sa opisina ng ama nito. Tinatanong kita, Miss Del Ruiz. Seryoso pa na saad ni Cameron. Wala po. Mahinang sabi niya. You sound guilty, pero sasabihin mong wala po? Wala po akong ginagawang mas... Napakagalang mo yata ngayon. Poka ng po samantalang ang datandaan ko weeks ago. Para kang leon sa katapangan mo. Pagdiriin ito. Saka kung hindi ka guilty, bakit hindi ka makatingin sa akin? Hamon nito. Dahil I still feel embarrassed hanggang ngayon. Gusto niyang sabihin dito subalit ayaw lumabas sa mga katagang iyon sa kanyang bibig. Look at me, Miss Del Ruiz. Utos nito sa malakas na tinig. Namula ang kanyang mukha sa ginawa nitong pagtataas ng tinig. Lalo pa at buhat sa labas, ay nakita niyang nakatingin sa kanila ang ibang empleyado. At upang maiwasan ang nangoososyong tingin ng mga ito, ay ibinaling niya ang kanyang tingin sa binata. Sa malaking hakbang ay lumapit ito sa kanya. Itinapat nito ang mukha sa kanyang mukha, tulad ng ginawa nito noon. Muli ay naudlot ang kanyang paghinga, nang maramdaman niya ang init ng hininga nito sa kanyang mukha. Ngayon, sabihin mo sa akin na hindi ka nakikipagmabutihan sa aking ama. Mahina ngunit mariing sabi nito. What? Nanggigilalas na sabi ni Natalie. Bigla ay nabura sa kanyang pakiramdam ang sensasyong dulod ng pagkakalapit ng kanilang mga mukha. Stay away from my father or you'll be sorry. Anitong nagbabanta. Hey Natalie, ano yung drama niyo ni Sir Cameron? Kahit narinig niya ang tanong ni Ava, ang pinakamarites sa kanilang department, ay hindi siya nag-abalang sagutin ito. Hindi rin niya pinag-aksayahang tapunan man lang ito ng tingin dahil alam niyang maiinis lang siya sa itsura nito. Nililigawan ka ba ni Sir? Okay ka lang? Doon na siya nag-angat ng tingin sa nakakainis na tanong nito. Hindi kasi panunodyo ang nababanaag niya sa tinig, kundi pang-aasar. She was right na sasakit ang kanyang ulo kapag nakita niya ito. Nakakainis kasi ang pagkakatitig nito sa kanya. Nanlalaki ang mga mata nito. Ha? Huh? Nakita ko kayo ni Sir kanina. Parang gusto ko niyang halikan eh. Namula ang mukha ni Natalie nang umugo ang tawanan sa paligid. Maraming tenga pa lang nakikinig. Lumabas kasi bigla ang binata. Kaya para mga batang nagkagulo na naman ang mga tauhan nito. Naku Natalie, huwag kang magpabola sa boss nating yun. At siguradong lalagyan ka lang noon ng bola sa tiyan. Sabad naman ni Sandy, ang pinakaglamorosa sa kanilang lahat. 24 years old pa lamang ito, pero may mga anak na. Pero kung ako ang liligawan niya, okay lang sa akin, kahit maging ama pa siya ng panlimang anak ko. Hindi ko ata ma-imagine na hahalikan ni Sir Cameron si Natalie. Parang Beauty and the Beast ang dating. Kaso Sir Cameron, Beauty, at si Natalie ang Beast. Sabi ng pinakamatapobre sa kanilang opisina, si Alice. Dapat sana'y masaktan siya sa sinabi ng mga ito. But it didn't happen. Alam kasi niya ang itsura sa likod ng imaheng pinoproject niya ngayon. Ang yabang mo magsalita. Bakit kaya hindi ka muna humarap sa salamin? Para malaman mong mas maputi pa sa'yo ang mga nakatira sa pinakamalayong bundok. Lalong nagtawanan ng mga kasamahan niya. Tumalim ang tingin ng babae sa kanya na parang gusto siya nitong sampalin. Palabas na si Natalie ng building nang may biglang humila sa kanyang kamay. Sisigaw na sana siya nang magsalita ito. Mula ngayon, iyahatid at susunduin na kita sa inyo. Sir Cameron? Hindi nito binitawan ng kamay niya hanggang sa makarating sila sa kinapaparadahan ng sasakyan nito. Aha! Bulalas niya.
binuksan nito ang front seat. Sakay. Utos nito. Pero bakit? I said sakay. Wari ay nauubusan na ito ng pasensya. Ayaw niyang makagawa ng eksena, kaya sinunod na lamang niya ang gusto ng binata. Nang makaupo na ito sa driver's seat, ay muli itong nagsalita. Like what I've said, simula sa araw na to, ako na maghahatid na susundo sa'yo. Pero bakit? Napamaang ang tanong niya. Uhulaan mo. Manliligaw ka? Wow, ang lakas naman ng tiwala mo sa sarili mo. Sarkastiko ang sabi nito. She felt embarrassed, pero hindi siya nagpahalata. So, bakit mo gustong ihatid at sunduin ako araw-araw? Para tiyaking hindi mo mabobola ang aking ama. Galit na sabi nito habang ang mga mata ay nakatutok sa daan. Ihinto mo na lang dyan sa may bougainvillea, sabi niya. Siguro naman ay hindi na nito iisiping wala siyang pera para patulan niya ang ama nito. Napataas ang kilay niya nang ibaling niya sa binata ang kanyang tingin para tignan ang reaksyon nito. Lalo kasing dumilim ang hindi maipintang mukha nito. Matalino ka rin talaga para may tago ang tunay mong kulay. May pa-disguise-disguise ka pang old maid look. Pakiramdam niya ay napahinto ang oras ng sandaling iyon. Paano nito nalaman niyon? Tama nga ang kasabihang, don't judge a book by its cover. Hindi porke ganyan ang suot mo eh, dalagang Pilipina ka na. Nasa loob ang tunay mong. Hindi na niya pinatapos pa ang pang-iinsulto nito. Hinayaan na niyang mag-landing sa mukha nito ang kanyang palad. Ang buong akala niya, ang pinakamatinding galit na nararamdaman na niya, ay noong panahong niloko siya ng kanyang boyfriend, hindi pala. Sapagkat ngayon, triple ang pagkamuhing nararamdaman niya sa lalaking itong nangaakusa sa kanya. Bagamat may galit ang kanyang puso, hindi niya naiwasang makaramdam ng takot sa uri ng pagkakatitig nito sa kanya na para bang gusto siya nitong gantihan. Kaya ba siyang saktan ng binata? Bago pa man niya nasagot iyon, bilanggo na siya ng mga bisig nito at nahagka na siya nito. That was not her first kiss. Pero sigurado siyang noon lang niya naramdaman ang ganoong pakiramdam habang magkalapat ang kanilang mga labi. Para siyang idinuduyan sa alapaap. The kiss was very gentle, yet very passionate at the same time. Sa kabila ng kaalaman niyang, galit na galit ito sa kanya. Hindi siya manhid para hindi niya suklian ang halik nito. Dala na siya sa halik niyon. Nang tumigil ito, banayad siyang itinulak nito upang tignan ang kanyang mukha. You performed very well, honey. Tama nga ang hinala ko. You're not that conservative. Anitong puno ng pangiinsulto ang tinig. I doubt kung malinis ka pa nang makuha ka ng papa. Bastos! Hiyaw ng dalaga. Muling umangat ang kanyang palad. Ngunit mabilis na nasalon nito iyon. Bakit? Hindi ka ba banasiyahan sa parusang binigay ko sa'yo? Para mag-request ko uli ng pangalawa pa? Amused na sabi nito sa kabila ng galit na tinig. Tinabig niya ang kamay nito para bitawan siya. Subalit parang bakal na nakakapit iyon sa kanya. Let me go! Nagpumiglas siya. Binitawan naman nito ang kamay niya. The pretending old-fashioned girl. Wagas kong magalit. Hanggang saan ba ang pagkukunwari mo? Natalie Del Ruiz. Yan ba ang tunay mong pangalan? O screen name mo lang yan? Para makasama mo araw-araw ang papa. Para makuhanan mo siya ng pera. Hindi mo alam ang sinasabi. Alam mo bang nakita ko ang bankbook ni papa? So, anong pakialam ko ron? Lalo na ningkit ang mga mata nito. Ibang klase ka rin talaga, ano? Maang-maangan ka pa. Samantalang kitang-kita ng ebidensyang sa'yo ginagastos ng papa ang pera niya. Anong? Hindi ba ang townhouse na yan ang binigay sa'yo ng papa? Ako sa nito. No! Nahihintakot ang bulalas ni Natalie. Ngunit hindi siya pinansin nito. Kaya naman pala halos maubos na ang pera ni papa sa bangko. Ako ang bumili ng townhouse na yan. Putol ni Natalie rito. At sinong niloko mo? Yun ang totoo. Git niya. At gusto mong palabasing mayaman ka? That's the truth. Pagdiriin niya. She did not care anymore kung matuklasan na nito ang tunay niyang pagkatao. Hindi ka magtatrabaho bilang isang simpleng secretary kung talagang mayaman ka tulad ng pinapalabas mo. Pero... I'll give you 5 million. Layuan mo ang papa ko. At sinong may sabi sa'yo na lalayuan ko ang iyong ama? Because you're offering me 5 million pesos.
I hate you. Di umamin ka rin. Hindi siya sumagot. Pagkuha na yung umiti ng matamis. Namula ang mukha nito sa pag-aakala nitong pag-amin niya. Huwag mong sabihing hinihintay mo ang paglisa ni Papa para makuha mo ang yaman niya. Akala ko ba naghihirap na ang tatay mo? Pangiinis niya rito. Titiyakin kong hindi mo mapapakasalan ng Papa. Nagsalubong ang mga kilay ni Natalie. At ano namang masamang hangin ang pumasok sa isipan nito para isiping pakakasalan niya ang lalaking halos triple ang edad sa kanya. Alam kong yun ang susunod mong plano para makuha mo ang iba pa niyang kayamanan. Hinagip niya ang lock ng pinto. I assure you, hindi lang yan ang paraan para makuha ko ang gusto ko. Sa pagkabigla nito, hindi na nito nagawang kumilos. Nang mabilis siyang bumaba ng sasakyan nito, inis na inis siya kaya naisipan niyang tawagan si Ira upang masabihan ang sama ng loob. Napakayabang niya! Ang kapal ng mukha niya para sabihin sa akin, Hey! Awat nito sa pambungad na bati niya. Nang marinig niya kasing nag-hello na ito, ay hindi na niya napigilang ilabas ang kanyang galit. Sino bang kaaway mo? Si Cameron Perez, sino pa? Nangigigil na sabi niya. I really hate that guy. Cool ka lang, friend. Be calm. Baka atakihin ka kahit wala kang sakit sa puso. Pagpapatawa nito, pero hindi umubra ang joke nito. Ni hindi niya nakuhang umiti man lang. Napakaseryosong bagay ang binibintang sa kanya ng Cameron Perez na yon para mag-entertain siya ng biro. Cool, calm, at this moment, hindi ko alam ang salitang yan. And you're right. Kahit wala kaming history ng heart attack, baka bigla na lang ako magkaroon dahil sa aruganting boss mo. Si Sir Marco? Gulat na tanong nito. Hindi, yung anak niya. Ano bang problema? Tanong nito. Pinagbibintangan ba naman ako ng Cameron Perez na yan? Nababae ako ng ama niya. Galit na sabi niya. Talagang sumasakit ang ulo niya kapag naiisip niyang inaakusahan siya nito. What? Gulat na sabi ni Ira. At bakit ka naman inakusahan ng ganun? Nangigigil na rin sabi nito. At ikinwento niya ang detalye. Alam mo bang para siyang babae kung magsalita, walang preno? Baka gay. I doubt it. At paano ka nakakasiguro? Nasa tinig na nito ngayon ang panunudyo. She froze. Bagla kasi nag-flashback sa kanyang isipan ang namagitang halik sa kanila ng binata. Mabuti na lang at nasa telepono ang kausap niya. Kaya hindi nito nakikita ang pamumula ng kanyang mukha. Ramdam kasi niya ang pag-iinit ng kanyang pakiramdam. Oh, bakit natahimik ka riyan? May naisip lang ako. Si Cameron ba? Nanunod yun na namang tanong nito. She wanted to say yes, pero nasisiguro niyang kapag ginawa niya yun, ay paulanan siya nito ng tukso. Ba't ko naman iisipin yun? Kunwari ay galit na sabi niya, kahit yung totoo'y kinakabahan siya. Posible kayang mabasa nito kahit sa kanyang tinig, na walang ibang nasiisip kundi ang gwapong mukha ni Cameron? Dahil marami na siyang atraso sa'yo. Tumango siya kahit hindi naman ito nakikita ang ginawa niya. Hindi lang marami, sangkaterba na. Baka naman kaya iniisip ni Sir Cameron na babae ka ni Sir ay dahil pinagbabaan mo siya ng telepono. Ang tagal na nun ha? Pero hindi si Sir Cameron ang tipo ng taong madaling makalimot. Baka naisip niyang kaya malakas ang loob mong gawin ang ginawa mo sa kanya ay dahil may backer ka. Pwede. Aniya sa isip. At lalo pang nadagdagan niyon nang makita kayo ni Sir Cameron sa opisina ng papa niya. Ang dumi naman ng utak ng lalaking yun eh. Sino ba naman kasing anak ang hindi mag-iisip ng masama kapag nakita niyang nawawala ng pera ang bankbook ng ama? Eh di itanong niya sana sa tatay niya kung saan ito dinadala ang pera. At sa tingin mo, kayang gawin niyo ni Sir Cameron sa kanyang ama? Hindi, dahil personal property ni Sir Marco ang bank account niya. Pera niya yun, kaya wala siyang karapatang usisain ng kanyang ama tungkol dun. Ah, kaya magbibintang na lang siya ng iba? And of all the people, ako pa talaga ang pinagbintangan niya. Anong plano mong gawin ngayon? Baka mag-resign na lang ako. Wag! Bakit naman? Bawal ba? Eh di para mo na rin inamin kay Sir Cameron na tama siya. Napabuntong hininga si Natalie. Inamin ko na nga. Ano? Gulat na sabi nito. Para matahimik na siya. Pabaliwalang sabi niya. May ideyang biglang pumasok sa kanyang isipan, kaya bigla siyang napangiti.
Lalo kang guguluhin nun. Hay nako, kahit naman aminin ko o hindi, masama pa rin ang tingin nun sa akin. Kaya mas mabuti sigurong bigyan ko na lang siya ng leksyon. Anong leksyon? Malito siya sa pag-iisip. Nakangising wika niya. Siguradong lalong magwawala yun sa galit. Ngayon pa lang ay nai-imagine na niya kung ano ang gagawin ni Cameron kapag nakita silang close ng ama nito. Sa takot na gawin ng binata ang sinabi nitong paghahatid sundo sa kanya, ay gumising si Natalie ng maaga para maiwasan ito. Nung una ay naisip niyang mag-taxi na lang papunta sa opisina, katulad ng ginagawa niya mula nang pumasok siya roon. Subalit nagbago ang kanyang isip nang maalala niya muli ang binata. Kaya kahit ipinangako na niyang huwag alalahanin pa mga bagay na may kaugnayan sa Del Ruiz Publishing, kinuha niya ang susi ng kanyang BMW. Noong huling buwan niya sa kanilang kumpanya, ay nabili niya ang kotseng iyon. Nakakatawa man, pero ang dahilan niya kaya ayaw niyang gamitin ang naturang kotse ay dahil naaalala niya si Zandro. Lagi kasi siyang hinahatid sundo nito noon dahil kinakailangan nitong ibenta ang lumang Toyota nito dahil sa dami ng pinagkakautangan nito. Bigla kasi ay nawili ito sa sugal, kaya parang tinangay na lang ng hangin ang pera nitong kay tagal nitong pinag-ipunan. Now she was very sure na kaya siya gustong pakasalan nito kaagad ay para maisalba niya ito mula sa mga pinagkakautangan nito. Kapag nga naman naging presidente na ito ng kumpanya, ay mababayaran na nito ang lahat ng pinagkakautangan at pwede pang magsugal ulit. Alas 6:30 pa lang ay nasa opisina na si Natalie. Akala niya siya ang pinakamaagang pumasok ng araw na yon. But she was wrong. Bukas na kasi ang ilaw sa kanilang department. Katunayan na may nauna nang pumasok. Pero wala siyang nakitang tao pagpasok niya. Kinabahan siya. Gayunpaman, nilakasan niya ang kanyang loob papunta sa kanyang opisina. Pero lalo siyang kinabahan. Nagtayuan pa ang kanyang balahibo. Paano'y may narinig siyang tinig? Gusto na sana niyang tumakbo palabas nang maisip niyang may kaluluwang nagpaparamdam sa kanya. Subalit na estatwa siya sa kanyang kinatatayuan. Paano ay palakas ng palakas ang tinig na parang hirap? Nawala ang takot niya sa puso nang mapansin niyang nakabukas ang opisina ng kanilang Sir Marco. At doon ang gagaling ang naririnig niya. Napalitan ng kaba ang kanyang takot nang maisip niya ang kanilang boss. Dali-dali niyang tinungo ang opisina nito upang lalo siyang magulat sa kanyang nakita. Si Sir Marco, nakahandusay sa gitna ng opisina nito. Sir! Hiyaw ni Natalie na hindi alam ang gagawin sa oras na yon. Cancer of the brain. Iyon ang sinabing sakit sa kanya ni Sir Marco. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin niya mapaniwalaan niyon. Sir! Hindi niya mapigilang mapahikbi sa kanyang natuklasan. Sumandal ito sa kinaupuan nitong swivel chair. Pumikit pa ito at hinilot-hilot ang noo. Inaasahan kong hindi makakalabas sa kwartong ito ang nalaman mo, Natalie. Tumango siya. Alam po ba ito ng anak ninyo? Siya ang kahuli-hulihang taong dapat makaalam ng kalagayan ko. Pero bakit, sir? Una, ayoko siyang mag-alala sa akin. Pangalawa, kapag nalaman niyang may ganito akong sakit, siguradong patitigilan niya na ako sa pagtatrabaho at pipilitin niya akong pumasok sa ospital. Nasusuka na ako sa amoy ng gamot. Ayoko nang makakita ng doktor o nurse. Tsaka, tama na ang 2 taong tiniis ko sa pag-chemotherapy. Tanggap ko namang malapit na akong mawala. May awang naramdaman ng dalaga sa sinabi nito. Dama kasi niya sa itsura nito ang paghihirap. But on the contrary, humanga siya sa tibay nitong labanan ng ganoong sakit. Lahat na yata ng grabing sakit nakuha ko na. Naiiling na sabi nito. Okay na ho ba kayo? Worried na tanong niya. Sa ngayon, oo. Pero mamaya, bukas, sa makalawa, siguradong aatake na naman itong sakit ko. Mapait na sabi nito. Hindi niya nakuhang tumugon nang marinig niyang tumunog ang telepono. Siya na ang sumagot sa tawag. Pero nang mag-hello siya, biglang nag-hang up ang caller. Ang buong araw niya ay sakop ng kanyang natuklasan. Kaya parang wala siya sa mood magtrabaho ng araw na iyon. Sinundo kita kanina. Napatigil si Natalie sa pagtatype nang ibinigay na memo sa kanya ni Sir Marco. Even her heartbeat seemed to stop nang marinig niya ang galit na tinig ng binata. Bakit hindi mo ako hinintay?
Napasinghap siya nang marinig niyang nag-click ang doorknob. Tandang isinara nito ang pinto. May importante kasi akong gagawin dito sa opisina, kaya hindi na kita nahintay. Katuwiran niya. Sinadya niyang huwag lingunin ito dahil natatakot siya sa magiging reaksyon ng kanyang puso kapag nakita ito. Lalo pa at parang tag price na laging nakapagkit sa kanyang isip ang namagitang halik sa kanila. Importanteng gagawing ano? Ang makasama ang aking ama at may mangyari? Mahina ngunit mariing sabi nito. Otomatikong napalingon siya rito. Ang unang reaksyon niya ay takbuhin ito upang sampalin habang pinabubulaanan niya ang kasinungalingang sinabi nito. Ngunit napigil niya ang kanyang sarili. Wala naman kasing mangyayari kahit mag-react siya ng ganun. Isa pa, sigurado naman siyang hindi nito pakikinggan ang anumang sasabihin niya. Talaga bang ganyan kaka-in love? At para dito niya pa sa opisina gawin ang bagay na yon? Mariing sabi nito sa bawat salitang binibitawan. Bagamat inaasahan na niya mga salitang iyon, nalalabas mula sa bibig nito. Pagkatapos ng ginawa niyang pag-amin dito, hindi pa rin niya maiwasang masaktan. Masyado na kasing below the belt kung husgahan siya nito. Ganyan na ba talaga kababa ang tingin mo sa akin? Casual na sabi ni Natalie. You don't expect me na ang katulad mong babae ay ilalagay sa pedestal. Kinagat niya ang kanyang labi upang pigilan ang tinitimpi niyang pag-iyak. Inisip na lang niya na lalo itong matutuwa kapag nakita nitong masyado siyang apektado sa sinabi nito. Gayunpaman ay hindi niya maiwasang magtaka. Bakit parang siguradong sigurado itong kaya siyang patulan ng ama nito? Wala na akong sinabi. Aniya, sabay kibit ng balikat. Muli ay tinulak niya ang atensyon sa kanyang ginagawa. But she failed to concentrate. Hindi dahil sa sakit ni Sir Marco, kundi sa presensya ng anak nito. Bagamat nakatalikod siya rito, ramdam pa rin niyang nananatiling nakatitig ito sa kanya. Wara ay pinag-aaralan ang bawat galaw niya. You fascinate me, Miss Natalie Del Ruiz. I don't think you deserve to be called Miss anyway. You're good actress. You act like a princess. Huh. Bumuntong hininga ito. Sadyang nilakasan pa upang iparinig iyon sa kanya. Well, thank you na rin sa papuri or pangiinsulto. Aniya sa tonong pagod na pagod. Napahawak siya sa batok nang maramdaman niyang pananakit doon. Marahil ay dahil sa pangangawit. Maghapon ba namang itinutok ang mga mata sa computer? Why? What happened? Napangiwi siya. Nothing. Liar. Okay, masakit ang batok ko. So what, as if you care? Naiiritang sabi niya. Ilang beses na hinilot niya ang kanyang batok sa pag-asang mapawi ang pananakit niyon. What if I do? Bulong nito. Kung nagulat man siya sa sinabi nito, ay higit pa nang ilagay nito sa nananakit na batok ang kamay nito. Napasinghap siya nang maramdaman niyang hinilot nito ang kanyang batok. Para kasing may milyong boltahe ng kuryente ang nanulay sa kanyang katawan dahil sa ginawa nito. Nakakatawa man, pero ngayon niya lang naramdaman iyon. And worse, mula pa noon sa hindi niya boyfriend at nagturing sa kanyang isang masamang babae. Mukha yatang masyado kang nag-e-enjoy sa ginagawa ko. Sabi pa nito sa tonong naiinis, kasabay ng pagtanggal ng mga kamay nito sa kanyang batok. Hindi siya nagpahalatang na-disappoint siya sa ginawa nito. Thank you. Mabilis itong lumayo sa kanya, na para bang biglang na-realize nitong meron siyang nakakahawang sakit. Tinungo nito ang pinto patungo sa opisina ng ama nito. Napatayo siya. Hey, wait! Lumingon naman si Cameron sa kanya. Subalit nakakunot ang noo. Nagtatanong ang mga mata. Bili ni Sir, gusto niyang magpahinga. Dumilim ang mukha nito. Pati ba naman sa oras ng trabaho eh, ginagamit mo ang papa? Ginagamit? Nung una'y napakunot noo rin siya dahil hindi niya agad naunawaan ang nais nitong tukuyin. Ngunit nang makuha niya ang ibig sabihin, ay napangiti siya. Yung uri ng ngiting nangaasar pa. How sure are you na ginagawa ko yun sa oras ng trabaho? Namula ang mukha nito. Galit na galit. Maaga kang umalis kanina. Gayon din ang papa. And when I check, ikaw ang sumagot sa tawag ko sa direct line kanina. So ano pa bang iisipin kung ginawa niyo sa isang silid? Bahala ka kung anong gusto mong isipin. Aniya sa tonong nanunukso. And correction please, hindi pa yon office hours. If I'm not mistaken, mga 7 a.m. pa lang yon.
Nanlilisik ang mga mata nito bago binuksan ang pinto papunta sa opisina ng ama nito. Napailing na lamang si Natalie nang muli siyang tapunan nito ng matalim na tingin. Dahil natitiyak niyang kapag eksaktong alas 5 siya bababa ng opisina para mag-punch out sa Bundy clock, ay mapipilitan siyang pumila sa mahabang pila. Kaya 5:50 na siyang nag-out. Isa pa, kapag sumabay siya sa karamihan ng mga empleyado sa kanilang opisina, sa departamento man nila o hindi, pakiramdam niya ay pinag-uusapan siya ng mga ito. Pinagtatawanan, siguro'y dahil sa kakaibang outfit niya. Kaya naman kampanting-kampante siyang nag-iisa na siya roon. Ngunit hindi niya inakalang may babangga sa kanya nang lumingon siya. Malakas ang dating niyon. Kung hindi nito nasalo ang kanyang katawan, ay tumambuang na siya sa tabi ng Bundy clock. Napigil niya ang paghinga nang mapalapat siya sa malapad na katawan ng isang lalaki. Katawan ng isang lalaki. Unti-unting itinaas ni Natalie ang kanyang tingin na parang slow motion sa pelikula. Gotcha! Hindi ka na makakatakas. Anang tinig. Oh my God! Naibulalas ng dalaga sa isip ng makilala niya ito. Cameron? Bagya siyang naliyo sa natural na amoy nito. Lalaking lalaki ang dating. Tuloy ay parang ayaw na niyang sumingot pa sa pag-aalalang baka kumawala pa ang kanyang ilong sa kaiga-igayang amoy nito. Where is the word, sir, now? Talaga bang nagpa-practice ka ng ituring akong stepson? Galit na diniina nito ang huling kataga. Sukat doon ay biglang bumalik siya sa katinuan. Ano ba kasing ginagawa mo rito? Sinusundan ka. Sabi nito. Itinulak niya ito. Bitawan mo nga ako? Hindi nito sinunod ang gusto niya. Mas humigpit pa ang pagkakayakap nito sa kanya. Napasinghap tuloy siya. Bakit? Natatakot ka bang makita ka sa camera? Sa ayos nating to? Nanunod yung tanong nito. Upang maiwasan ang mga mandarayang mga empleyadong nagta-time in kahit hindi pumasok, naglagay ang management ng hidden camera upang mahuli ang mga hindi sumusunod sa patakaran ng kumpanya. Dahil sa kanyang narinig ay natauhan lahat ng sensya niya. Let me go! Hiyaw niya. Malalim na hininga muna ang pinakawalan nito bago siya pinakawalan. Natatakot ka bang makita ng papa? Uuwi na ako. Hindi pa man siya nakakahakbang, ay pinigilan na ng isang kamay nito ang kanyang braso. Iyahatid na kita. May kotse ako. I'm not surprised. Matabang na sabi nito. Ganyan talaga kagalanting magregalo ang papa sa mga babae niya. Pinalis niya ang kamay nito. Nabitawan naman ito ang kanyang braso. Mauuna na ako. Wika niya. Kapag sinabi kong iyahatid kita, iyahatid kita. Naiinis na sabi ni Cameron. Hindi na niya pinansin ito. Humakbang na siya palabas ng building. Ngunit na natiling nakasunod ito. Bakit ba kailangan mo pa akong ihatid? Sinabi ko na sa iyo ang dahilan. Huminto siya sa paglalakad at hinarap niya ito. Babae ako ng ama mo, hindi ba? Hindi ka ba natatakot sa maaari niyang gawin? Kapag nalaman niyang hatid sundo mo ang babae niya? Tulad kanina, ay pinakadiinan niya ang babae upang bigyan niyo ng emphasis. Inililigtas ko lang siya sa pwedeng mangyari. Anito sa tonong para ba siyang masamang tao. Don't worry, hindi ko kayang ubusin ang pera ng iyong ama. Kaya pala malapit ng maghirap ang papa. Sarkastikong singhal nito. Pinigil niya ang sarili na sabihin na kaya naghihirap ang ama nito ay dahil sa pag-chemotherapy nito noon. Ngunit naiisip din niya agad ang pangako niya kay Sir Marco. Hindi na lamang siya kumibo. Ipinagpatuloy na lamang niya ang paglalakad. Tumigil lang siya nang matapat na siya sa kanyang sasakyan. Where is the key? Gulat na napalingon siya rito. What? Madilim na ang gwapong mukha nito habang nakatitig sa kotseng nakaparada. Ang susi akin na kung hindi ka nakakaintindi ng Ingles. Bakit nga? Anong gagawin mo? Ako ang magmamaneho. Marunong ako mag-drive. I said the key. Pasigaw na sabi ni Cameron. Natameme si Natalie sa nakitang hitsura nito ng mga sandaling iyon. Parang walang pakialam ito kung makagawa man ito ng eksena. Kaya wala na siyang nagawa kundi iabot dito ang susi ng kanyang kotse. Sakay! Parang ikaw na may-ari ng kotse kung makapag-demand ka. Sa ating dalawa, alam kong higit na may karapatan ako sa kotseng yan. Dahil pera ng papa ang pinambili yan. Sasakay ka ba o iiwan kita? Pananakot nito. Wala na siyang nagawa kundi ang sumakay. Inis nga lang siya.
Anong ginagawa mo riyan? Tanong nito na makasakay na ito sa unahang kotse. Nakaupo. Papiloso pong sagot niya. Nilambingan pa talaga niya ang kanyang tinig para lalo itong mainis sa kanya. Sa tingin niya kasi, gumagwapo itong lalo kapag nagagalit. Huwag mo akong gawing driver. Wika nito. Sa likuran kasi siya naupo. Kung ayaw mong gawin kitang driver, lumabas ka ng kotse ko and leave me alone. Hindi niya naitago ang pagkairita sa kanyang tinig. But she doubted kung dahil yun ba sa presensya nito o dahil sa paulit-ulit nitong pagpapamukha sa kanya na babae siya ng ama nito at walang ibang gusto kundi ang pera ng mga Perez. Ano kaya ang magiging reaksyon nito kapag nalaman nitong pamilya niya ang nagmamay-ari ng Del Ruiz Publishing? Sorry, pero hindi ako hibang para gawin yun. Inistart na nito ang kotse. Pinaarangkada ng mabilis. Oh no! Baka magasgasan ang kotse ko! Talagang mahal na mahal mo ang kotseng to, ha? Siyempre! Will you please slow down? Hiyaw niya sa binata. Palibhas ay walang sasakyang bumabiyahe sa lugar na iyon, kaya malaya itong nakapagpapaandar ng mabilis. Napapakit si Natalie ng mariin dahil halos paliparin na nito ang kanyang BMW. On one condition. Muling hiyaw niya. Alam mo bang sa lahat na naging babae ni Papa, eh ikaw lang binigyan niya ng ganito kamahal na sasakyan. Ako ang... She stopped. Talagang kumapit na siya sa upuan para matiyak na hindi siya masasaktan. Anong kondisyon? Lumapit ka dito sa harapan. Napabuntong hininga siya. Okay, okay, you win! Pagkaraan ng ilang minuto, kampante na ang kanyang isip. Mabagal na kasi ang pagpapatakbo nito. Hey, hindi riyan ang papunta sa amin! Nagulat na sabi ni Natalie nang ilikun nito ang sasakyan sa halip na idiretso. Ipinasok nito ang sasakyan sa bakuran ng isang kilalang restaurant bago ito nagsalita. I'm hungry. Let's eat first. Seryoso na sa ad ni Cameron. Napailing na lamang si Natalie sa kinikilos ng binata. Bakit nga ba tila galit na galit si Cameron sa pagkakalapit ng ama nito at ni Natalie? Dahil nga ba sa nilalayo nito ang dalaga sa ama o nakakaramdam siya ng selos? This place is very romantic. Kinikilig na sabi ni Natalie. Pagkapasok na pagkapasok pa lang nila sa pintuan, ay sinulubong na sila ng isang awitin. She smiled nang mapagtanto niya mga uniformadong cook ang kumakanta, habang hawak-hawak na mga ito ang kaldero, sandok at kawali. Nang makita sila ng mga ito, ay agad silang iginiya papunta sa mesang pandalawahan, habang patuloy pa rin sa pagkanta. Thanks! Mahinang sabi ng dalaga sa binata. Ningalalayan siya nito sa pag-upo, like a real gentleman. Tuloy parang may kamay na humaplos sa kanyang puso dahil sa ginawa nito. Love it? Nakangiting sabi ni Cameron, kaya naglitawan ng mapuputi at pantay-pantay na mga ngipin nito. She froze. Bakit ganoon? Parang hindi siya makahinga habang nakatitig siya rito. At bakit parang naglalaro sa kanyang sikmura nang matitigan niya mga mata nitong wari nangungusap? Tumango siya. Para naman tayong nagde-date nito. Nabiglang sabi ni Natalie. Nag-aalala lang napatingin siya rito. Baka kasi hindi nito nagustuhan ang kanyang sinabi. At bigla na namang magbago ang magandang mood nito. Ngunit laking panggigilalas niya nang umiti ang binata. Para tuloy siyang nabunutan ng malaking tinik sa puso. Nakahinga siya ng maluwag. What if yun nga ang gusto ko? Malambing na sabi nito. She was shocked. Natulala sa sinabi nito. Gayunpaman, lalong lumalakas sa kanyang pandinig at patuloy sa pag-awit ng mga nganta. Nagde-date tayo? Natitigil ang tanong ni Natalie. Yup, tumaas ang kilay niya. Kahit alam mong babae ako ng iyong ama? Ani ang pilit ipinapaalala rito ang mismong hinala nito. Ngayon ay wala na siyang pakialam kung magalit man ito. Para sa kanya, mas mabuti na iyon. At least, mapipigilan na niya ang sariling humanga rito. Napubuntong hininga si Cameron ng marahas. Umorder na tayo. Mugto ang mga mata ni Natalie sa magdamag na kakaiyak, kaya nagsuot siya ng shades para hindi makita ang kanyang mga mata. Ano ang drama mo ngayon at may pa-shades ka pa? Nangiinis na tanong ni Ava sa katumawa ng malakas. Hindi niya ito pinansin. Wala siya sa mood para patulan nito. Kaya nilampasan niya lamang ito.
isasara na sana niya ang pinto nang marinig niya ang usapan ng mga kasamahan nilang empleyado. Inisnab ka, Mari, ani Sandy. Ang yabang-yabang porke nililigawan ni Sir Cameron, ani Ava. Anong nililigawan? Pinagtitripan lang siya ni Sir Cameron, no? Alam mo naman yun, babaero yun. Wala nga yung sineseryoso sa mga naging girlfriend niya, no? Singit ni Ali. Diyan ka nagkakamali, sister, ani Ava. Nagkaroon na ng girlfriend si Sir Cameron noon. Amara ang pangalan. Tumaas ang kilay ni Natalie. Gayon pa man, hindi niya pinahalatang parang may sumuntok sa kanyang puso. Nang marinig niya ang pangalang binanggit ng kanyang marites na kaopisina, aywa niya kung bakit hindi pa niya magawang itulak pasara ang pinto. Dati ay asar na asar siya kapag inaabutan niya nagkukumpulan ng mga ito sa isang tabi, sa halip na nagtatrabaho. Ngunit ng mga sandaling iyon, ay parang humaba ang tenga niya. Na-curious siya bigda sa usapan ng mga ito. At saan mo naman nasagap ang chismis na yan? Ani Alice, hindi ito chismis. Totoo to. Ang totoo, dati ng sekretary dito yung Amara na yun. Andito na nga ako nang magkaroon sila ng relasyon eh. At ilang araw naman sila nagtagal? Saglit na nag-isip ito. Siguro 1 month. If I know, pagkatapos paglaruan ni Sir Cameron ng Amara na yun eh, naghanap na siya ng iba. Sabi ni Sandy. Mali ka riyan. Ani Ava uli. Si Amarang nang iwan sa kanya. Sa kanyang narinig ay parang huminto ang kanyang paghinga. Hindi pa niya alam ang buong pangyayari, ay parang may humaplo sa puso niyang awa para kay Cameron. Baka naman manhid ang babaeng yun at pinakawalan pa niya ang pinakamatabang isda sa dagat. Ani Sandy. So iniwan nung Amara na yun yung boss natin? Curious na ring tanong ni Alice. Hindi basta iniwan, ipinagpalit sa iba. Kaninong iba? Ani Sandy naman. Hindi kayo maniniwala. Huwag mo na kaming bitinin, pwede ba? Singhal ni Alice. Okay, okay. Sasabihin ko na. Kay Sir Marco. Bigla niyang naisara ang pinto. Kung napalakas man ang kanyang pagsara, ay hindi na niya alam. Basta bigla na lamang siya nanlata sa kanyang narinig. Hindi niya mapaniwala ang tinalikuran si Cameron ng girlfriend nito para sa ama nito. At lalong hindi niya mapaniwalang pinatulan ni Sir Marco ang nobya ng sariling anak nito. Iyon ba ang dahilan kaya madaling naniwala ang binatang may relasyon sila ng ama nito? Para tuloy na nuyo ang kanyang lalamunan, sumakit ang kanyang ulo sa kanyang natuklasan, sa kanyang nalaman. Para tuloy nakalimutan na niya ang sariling problema. Nang dumating si Natalie kagabi sa bahay, ay inabutan niya ang kanyang mga magulang na masinsinang nag-uusap. Ang mommy niya ay parang gustong umiyak. Ang daddy naman niya ay nakatiimbagang. Ayaw pa sanang sabihin ng mga ito ang dinadalang problema kung hindi lang siya naging makulit. Parang gumuho ang kanyang mundo nang sabihin ng mga itong nagtitipon sa kanilang kumpanya dahil may kumakalat na maling balita na magkakatanggalan ng ilang empleyado roon. Pero sa kabila ng problemang iyon, hindi niya makalimutang isipin si Cameron Perez. Ang panlalamig nito sa kanya. Kung sa bagay, siya rin naman ang may kasalanan kung bakit nagmistulang bato na naman ito. Pinalaki pa kasi niya ang relasyon nila ng ama nito. On the other hand, mas mabuti na yung ginawa niya para umiwas na talaga ito sa kanya. Kapag kasi nasa malapit ito, ay hindi niya mapigilan ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ayaw niyang tuluyang mai-inlove dito, kaya gumawa siya ng paraan para mamuhi ito sa kanya. Ngunit sa isiping masama ang tingin nito sa kanya, ay parang nagsikip ang kanyang puso. Rason para kailangan niyang umiyak, para magluwag-luwag ang kanyang damdamin. Ngayon naman ay parang ibig niya magsisi sa kanyang ginawa. Ang ipala na rito ang karanasang dapat sana, ay nakalimutan na nito. Ang kaibahan lang ng sitwasyon, si Amara ay girlfriend nito. Bago ito pumatol sa ama, siya naman ay pinagbibintangang nakikipagrelasyon sa ama nito ng lalaking nagpapagulo sa kanyang puso at isipan. Bakit nga kaya hindi nakapasok si Sir Marco? Nag-aalala ang tanong ni Natalie sa isip. Hindi siya makapag-concentrate sa kanyang ginagawa dahil naiisip niya ang sakit nito. Ano mang oras ay talagang nag-aalala na siya rito. She treated him as a father already. Bakit? Dahil ba ama siya ni Cameron Perez? Nanunod yung tanong niya sa isip.
After a minute ay may kumatok sa pinto. Agad siyang naghagilap ng magagawa para hindi isipin ang papasok na wala siyang ginagawa kundi tumunganga. Tuloy! Bukas ang pinto nang pumasok si Alice. Hindi ba papasok si Sir Marco? Tanong nito. Siguro. Tumingin siya sa wall clock. Magda-10 o'clock na. Paano na? Dismayadong bulalas nito. May kailangan kasi siyang pirmahang report. Baka pwedeng bukas na lang. Saturday bukas. Ipinahalata nitong naiinis na ito. Ibig naman niyang saktan ang kanyang sarili. Nitong nakalipas na mga araw, ay lagi siyang makakalimutin paano'y walang ibang laman ang kanyang isipan kundi si Cameron. May Lunes pa naman eh. Kailangan nang ibigay ito kay Sir mamayang alas 3. Tungkol saan ba ang report na yan? Monthly income ng kumpanya sa pagbibenta ng mobile phone. Ba't naman kasi ngayon mo lang ginawa yan? Naiinis na natanong niya. 10 araw bago magkatapusan, ay ipinapasa ng accounting department sa kanila ang naging sales nila. Kaya ngayon, ipinapasa niya na kay Sir Marco. Marami kasi akong ginagawa. Mataray na sabi nito, sabay irap. Gaya ng pag-usapan ng buhay ng iba? Pabalang na sabi niya sa kalmanteng tinig. Matid niyang kaya nitong magawa ng mas maagang naturang report kung hindi lang mas mahaba ang oras nito sa pakikipagchismisan kaysa pagtatrabaho. Tinignan siya nito ng matalim. Ang yabang mo ng salita. Akala mo ikaw ang boss? Wala akong panahong makipagtalo. Ang problema mo ay kung paano mo yan papapirmahan kay Sir Marco. Bakit ako? Ako ba ang sekretary niya? Mataray na sabi nito. Sabay baba ng folder sa ibabaw ng kanyang mesa. Ikaw ang gumawa ng paraan para mapirmahan niya ni Sir Marco. Tumas baba ang kanyang puso habang nakatitig sa pintong pinaglabasan ni Alice. Pakiramdam niya ay naisahan siya nito. Gayunpaman ay tama ang sinabi nitong responsibilidad niyang papirmahan kay Sir Marco ang report na yon, sapagkat siya ang sekretarya nito. Kaya wala siyang choice kundi puntahan ito sa bahay. Hindi naman naging mahirap para kay Natalie na puntahan ang bahay ni Sir Marco sa isang subdivision sa Paranaque. Meron kasi siyang kaibigan ng college na taga ron. Madalas niyang puntahan ang kaibigan noon, kaya kabisado niya ang lugar. Nasa gate pa lamang siya, ay na-impress na siya sa laki ng bahay. Mula sa kanyang kinatatayuan, hanggang sa bahay ay nahihinuha niyang may 100 metro ang haba. At ang paligid ng bahay ay puno ng iba't ibang uri ng halaman at bulaklak. Animo paraiso ito sa kanyang paningin. Ano ho yun? Muntik na siyang mapatalon pagkarinig sa matinis na boses ng nakauniformadong maid na nakatayo sa kanyang harapan. Hindi niya napansin ang paglapit nito dahil busy siya sa pag-inspeksyon sa paligid ng bahay. Nandyan ba si Sir Marco? Nasa loob! Lalong kumunot ang noo nito. Hindi lang niya tiyak kung dahil sa edad nito o natira lang dito ang pagkakunot ng noo. Sa tansya na ay nasa 50 na ito. Anong kailangan mo sa kanya? Ako ang sekretarya niya. May papapirmahan lang sana ako. Ano yan, Aling Nelma? Napapiksi si Natalie sa kinatatayuan nang marinig niya ang pamilyar na tinig na kanyang naririnig kahit sa panaginip. Nang ibaling niya ang tingin dito, ay nagtama ang mga tingin nila ni Cameron. Ang unang reaksyon nito sa tingin niya ay nagulat. Ngunit pagkalipas ng ilang sandali, ay nakita niyang kumunot ang noon nito. Nagsalubong ang mga kilay, dumilim ang mukha. Sekretary daw siya ni Sir Marco. Anang tawag na Aling Nelma. Sige, iwan mo na kami. Ako nang bahala rito. Utos nito. Dali-dali namang sumunod ito. Nanlaki naman ang mga mata ni Natalie sa ginawa ng binata. Hindi man lang nito sinabihan ng katulong para buksan ang gate. Natigil lang ang inis niya nang ito na mismo ang nagbukas ng gate para sa kanya. Somehow, may kilig siyang naramdaman sa ginawa nito. Para kasing mas nais nitong pagsilbihan siya kaysa utusan ng katulong. Like the prince to his princess. Oh, come on! Umandar na naman ang kanyang romantic imagination. Tudyo ng isip niya. Huhulaan ko kung bakit ka naligaw dito. Sarkastikong sabi nito. Inignora niya ang sinabi nito, pati ang hindi mapigil ng pagsinghap niya nang makita niya ang ayos nito. Naka-short at sando lang kasi ito, kaya nakita niya ang katawan nitong may muscle. Ang tiyan nitong flat na halatang alaga nito sa pag-exercise. Kaya wala itong extra fats. Si Sir? Nasa kwarto niya. Pwedeng puntahan? May papapirmahan lang ako sa kanya.
May papapirmahan ka lang? Sa kwarto ka pa niya pupunta? Bukod sa galit ay minaaninag pa siya sa tinig ni Cameron. Selos? Nagsiselos ba ito? No, tanggi ng utak niya. You must be dreaming. Dagdag pa nito. Akala ko kasi nagpapahinga siya eh. Para kako hindi na siya mapagod. That was true. Ayaw niyang mapagod ang kanyang boss dahil batid niya ang pinagdaraanan nito. Pero hindi iyon alam ng anak nito. Kaya hindi katakataka kung may kakaibang ideya ang naglalaro sa utak nito. Halika na. Anito, saka nagpatiuna na sa paglalakad. Higit palang mas maganda ang bahay ng mga Perez sa malapitan. Animo White House iyon sa kulay at laki. Puro marmol ang makikita sa bawat sulok nito. Ang sahig ay pwede ng pagsalaminan sa kintab. Ang paligid ay sagana sa paintings at mamahaling kagamitan. Ang bahay na ito na lang ang ari-ari ang nasa pangalan ng papa. Nilingon niya ito. Really? Tumalim ang tingin nito sa kanya. At ipaglalaban ko ang karapatan ko sa bahay na to. Sakaling may magtangkang agawin to sa akin. Pagbabanta ni Cameron. Nakita niyang bumangon si Sir Marco nang makita siya nito. Natalie! Natutuwa ang bulalas nito. Biglang nagliwanag ang sa una ay makulimlim na mukha nito. Hindi nakaligtas sa kanyang paningin ang pagsimangot ni Cameron. Kung hindi lang niya nalalaman ang buong katotohanan tungkol sa nangyari dito at sa dating kasintahan nito, iisipin niyang nagsiselos ito. Pero dahil alam niyang namagitang love triangle sa mga ito, nawala na ng pag-asa ang pangarap niya. Buti naman at dinalaw mo ko. Excuse me. Marahan na sabi ni Cameron. Hindi nito itinago ang pagkainis dahil halos ibalibag nito ang pinto pasara ng palabas nito. Nagtaka naman siya nang mabalingan niya ang ama nitong nangingiti-ngiti pa. Wari ay nag-enjoy sa pinakita ng anak. May papapirmahan ho sana ako. Nang iabot niya rito ang folder, binasa agad nito ang laman niyon. Nang matapos ay pumirma agad ito. Nakangiti ito sa kanya nang ibalik nito sa kanya ang folder. Talagang pumunta ka pa rito para sa pirma ko. Kinantihan niya ito ng ngiti. Kailangan ho eh, kamusta na po kayo? Eto, malapit ng lamunin ng lupa. Kinilabutan naman ang dalaga. Huwag nga ho kayo magsalita ng ganyan. Natawa ito. Sigurado, kung magkakanak ako ng babae, ganyan din siya kalambing. Can you do me a favor, Natalie? May malambing pa na tanong nito. Basta ho ba kaya ko? Can you be my daughter? Oh, ginalas na bulalas niya. I mean, kahit kunwari lang. Anitong parang namimilit. Tumango siya. I'm treating you as my own father na rin naman po. Ngumiti ito. Good, bilang anak ko, kahit kunwari lang. Dugtong pa nito. Sana'y hindi mo tatanggihan ang ibibigay ko. Ano ho? Nagtatakang tanong niya. Malalaman mo rin, pero hindi pa ngayon. You'll know when my time is over. Malungkot na saad ni Mr. Marco. Nalito naman si Natalie sa sinabi ng boss niya. Oh my God! Naibulalas ni Natalie nang pagpasok niya sa opisina ay salubungin siya na nakagigimbal na balita. The Sir Marco Perez had passed away. Hindi niya namalayang patuloy ang pag-agos ng luha niya. Naninikip ang kanyang puso sa kaalamang wala na ang kanyang mabait na boss. Biglang nanlambot ang mga tuhod ng dalaga. Pakiramdam niya ay umikot ang kanyang paningin. Nawalan siya ng balanse. Salamat na lang at may sumalo sa kanyang katawan nang nawalan siya ng malay. Natalie. Biglang napadilat siya na mata nang marinig niya ang tinig ng tumatawag sa kanya. Napangiti siya nang makita niya si Cameron. Ngunit saglit lang, nang maalala niya ang masamang balita, ay napahagulhol siya. Narinig muna niyang napabuntong hininga ito bago siya niyakap nito ng mahigpit. He's happy now, in heaven. Maramdaming sabi ng binata. Kumala siya mula rito. Ano bang nangyari? Alas 4, kaninang madaling araw. Inatake siya ng matinding pananakit ng kanyang ulo, which led to heart attack. Dinala ko siya sa ospital pero hindi na kami umabot. Dead on arrival siya. Hindi lang basta migraine ang sakit ng papa mo. Umpisa ni Natalie. Panahon na para malaman nito ang totoo. Kumunot ang noo ni Cameron. Anong ibig mong sabihin?
He had a cancer. Brain cancer. What? Gilalas na sabi nito. And you didn't bother to tell me? Sumbat nito. Agad na umiwas siya ng tingin. Kita niya sa binata ang nakakapasong tingin nito. Ayaw niya. Sinunod ko lang kahilingan ng papa mo. Kailan pa? 2 to 3 years ago. Saad niya tungkol sa pagkakadiskubre ng sakit ng ama nito. Ang tagal na pala. Nalulumong sabi ni Cameron. At napakalaki kong hibang. Para ngayon lang malaman ang lahat ng yan. Ayaw niyang mag-alala ka, Cameron. Marahang sabi niya. What? Naibulalas nito. Tinapunan niya ito ng tingin. Hindi nakaligtas sa kanyang mga mata ang pamumuo ng mga luha nito. Batid niyang naghihirap ang kalooban nito sa natuklasan. Tuloy ay hindi niya napigilan ang sariling yakapin nito. Hindi naman ito tinanggihan ang yakap niya. Isipin mo na lang na tapos na ang kanyang paghihirap. Bulong niya sa binata. Marahan siyang itinulak nito. Bagaman wala na ang mga butil ng luha, naroon at bakas na bakas pa rin ang magkahalong lungkot at sakit sa mga mata nito. I'll go home. Mahinang sabi nito. Noon lang niya napansing nasa sariling bahay na niya siya. Inihatid pala siya ng binata nang mawalan siya ng malay. Hindi pa man siya nakakapag-tsinelas nang makarinig siya ng sunod-sunod na pagkatok. Halos magiba ang pinto sa lakas ng pagkatok ng kung sino mang nasa likod niyon. Wait, teka lang! Hindi pa man niya ganap na nabubuksan ang pinto, ay narinig na niya ang tinig ng kanyang ina. Sino ang lalaking galing dito? Nanggagalaiting tanong nito. Natigagal si Natalie. Hindi sa mismong tanong, kundi sa uri ng pagkakatanong nito, na para bang gumawa siya ng kakaibang bagay. Oh, bakit hindi ka makakibo? Yun ba ang dahilan kung bakit lumipat ka ng bahay? No! Biglang sabi niya, halos umiyak ang ina. Pagkatapos kitang pagkatiwalaan, ganito ang gagawin mo! Nakakahiya! Nag-alala siya sa ina dahil halos mag-hysterical na ito. Ma, please, uminahon ka! At huwag mong itatanggi yun dahil nakita ko ang lalaki yun na lumabas dito sa bahay mo. Nakahinga siya ng maluwag sa sinabi nito. Kung ganoon, hindi naman pala nagkwento ang mga katulong dito. Kung nagkataon, siguradong magwawala pa ito kapag nalaman nitong nasa kwarto niya ang binata hanggang sa magkamalay siya. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Ang kaisa-isa kong anak! Umikot ang mga mata niya sa pahayag ng ina. Wala akong ginagawang masama. Ang kasama ang lalaki sa iisang bahay nang hindi pa kasal ay isang kasalanan. Ma, you're overreacting. Hindi ko namin pinag-aral ng papa mo sa Catholic school para... Napailing-iling ito sa halip na ituloy ang sasabihin. Kailangan mong pakasalan ng lalaking yon. He can't marry me. Nanlaki ang mga mata ng ina. Pumatol ka sa lalaking may asawa. Napatingin siya sa itaas. Oh Lord, please help me. Ma, will you listen? Naiinis na naman niyang sabi. Ito naman ang natigagal nang magtaas siya ng boses. I'm sorry. Na-guilty siya. Hindi ito tumugon. Wala ay naghihintay sa kanyang sasabihin. First and foremost, Cameron Perez is not my boyfriend. Nalito naman ito ngayon. Eh bakit? Inihatid lang niya ako rito buhat sa opisina dahil hinimatay ako. Nakita niyang kumunot ang noon nito. Kaya dinugtungan niya ang kanyang sinabi para hindi na ito makapag-isip ng kung ano-ano. My boss died this morning. Naging malapit siya sa akin kaya ganoon ang naging reaksyon ko sa nangyari. Pagkaraan ng ilang sandali ay ngumiti ito. Batid na nitong totoo ang sinasabi niya. Buti pa mamag. Tumingin siya sa suot niyang wristwatch. Mag-lunch na tayo, gutom na ako. Pangatlong gabi na ng lamay nang magpunta si Natalie sa mansyon ng mga Perez. Gusto sanang sumama sa kanya ni Ira. Ngunit hindi ito pinayagan ng asawa, lalo na at buntis ito. Condolence. Malungkot na sabi niya kay Cameron nang salubungin siya nito. Thanks. Anitong pilit ng umiti. Inalalayan siya nito hanggang sa ataol ng ama nito. Marami ang nagdala ng mga bulaklak. Tandang maraming nakikiramay sa pagkawala ng mabait na boss nila. Sir Marco. Wika niya na makita niya ito. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwalang wala na ito.
paano ay parang natutulog lamang ito. But when she looked again, she realized that he was really gone. Maputlang-maputla na kasi ang mukha nito na nilagyan ng makeup. Malayong-malayo na sa itsura nito nung nabubuhay pa ito. Maging sa mga larawan nitong nakahilera sa ibabaw ng kabaong nito. Nagpahid siya ng luha pagkatapos niyang mag-alay ng maikling panalangin. Goodbye, sir. We'll miss you. Inang sandali pa'y hinagilap ng kanyang mga mata si Cameron. Ngunit hindi niya ito matanaw. Wala siyang choice kundi ang maupo sa ibang nakikiramay upang hintayin kung kailan ito darating. Sa tansya niya ay mahigit kalahating oras din siyang naghintay bago ito nagpakita. At hindi niya gusto ang nakita. May kasama itong maganda at agaw pansin na babae. Pangmodelo ang tinig at dating. Ramdam niya ang halong selos at sakit ng puso niya. Ilang araw pa ang lumipas nang mailibing na si Sir Marco at balik trabaho na rin si Natalie. Hindi siya naniniwala sa multo pero parang gusto niyang maniwala ngayon. Para kasing may hanging nagtulak sa pinto para bumukas at sumara iyon. Napalunok ang dalaga. Ramdam kasi niyang may mga matang nakatingin sa kanya. Pinag-aaralan ang kanyang kilos. Larong nagpakabisi siya sa kanyang trabaho para mawala sa isip niya ang tungkol sa multo. Subalit hindi niya mapigilan ang sariling mangilabot. Sabi kasi ng papa niya noon, kapag hindi pa umaabot sa 100 days na pagkakalibing ang nawala na, hindi pa ito umaalis mula sa lupa. Gumagala pa ito sa lugar na pinupuntahan nito nung nabubuhay pa ito. Ganoon ba si Sir Marco? Naroon ba ito sa silid niya at sinusupervise siya? Tinitignan kung nagtatrabaho siya ng maayos? Pakiramdam niya ay pinanlalamigan siya ng katawan. Hindi tuloy niya mapigilan ang panginginig ng kamay. Talagang nininerbyo siya. Huwag kang lilingon. Saway niya sa sarili. Natakot siyang kapag lumingon siya, ay makita niyang nakatayo si Sir Marco sa pintuan. Kapag nangyari iyon, siguradong hihimatayin siya. Afraid? Ay, kabayo ka! Nagulat na sabi ng dalaga. Muntik pa siyang mapatulon mula sa kanyang kinaupuan. At kailan pa ako naging kabayo? Na-amuse na tanong nito. Namilog ang mga mata niya, na magangat siya ng tingin. Cameron, Sir Cameron, anong ginagawa niyo rito? Wala na ang papa, kaya don't expect na pababayaan ko na tong opisina. I'll take charge of this department. You mean, kayo na magiging boss namin? Bakit parang ayaw mo? Nagyuko siya ng ulo. Hindi naman. Never mind. Anito. Sumandal ito sa likod ni nakasarang pinto. Just relax. Huwag kang parang batang naniniwala sa mga kaluluwang ligaw. Namula siya sa sinabi nito. Sa kantin, topic ang pag-okupa ni Cameron Perez sa pwestong naiwan ng ama nito. Nasa pinakasulok na mesa siya, pero dinig pa rin niya ang tila, nagtatalumpating tinig ni Ava. Alam niyo mga friend, hindi ko alam kung matutuwa ko o hindi sa pagdating ni Sir Cameron sa department natin. Ay, ako natutuwa. Salo ni Sandy. Alam niyo namang pinangarap ko si Sir Cameron. Ako, hindi. Ani Alice. Sigurado kasing kailangan ko maging seryoso sa trabaho dahil andyan lang sa paligid ng may-ari ng kumpanya. Correct ka dyan. Wika pa ni Ava. Nang matapos siyang kumain, ay agad na siyang umalis. Pero itinatanong din niya sa sarili ang tanong ni Ava kanina. Natutuwa ba siya o hindi? Gusto niyang sumagot ng natutuwa. Subalit nang maisip niyang pwede siyang masaktan sa bagong sitwasyon, isang malutong na hindi ang pinakawalan niya. Coffee please? Utos ni Cameron habang binabasa nito ang monthly sales ng kumpanya. With cream sir? Tanong niya. Black. Anitong nakatutok pa rin sa binabasa. Marahan siyang umalis upang makapag-concentrate ito sa ginagawa. Nang bumalik siya, ay dala na niya ang hinihingi nitong kape. Kainis! Biglang sabi nito. Nagulat siya na biglang magtaas ito ng boses. Tumagilid ang kape na akmang ibababa na niya sa mesa nito. Natakot siyang matapon iyon sa mahalagang papel. Kaya inagapan niyang idiretsyong tumagilid ang tasa. Nagtagumpay naman siya, subalit natalimsikan siya ng mainit na kape. Ouch! Biglang napaangat ng tingin ng binata. Napatuyo ito nang makita nitong namumula ang likod ng palad niya. What happened? Nagtataka pang tanong nito.
hindi niya malalaman kung matatouch o maiinis siya sa uri ng tanong nito. Alanganing pag-aalala at pangiinsulto kasi iyon. Muntik na kasing matapon sa desk niyo ang kape dahil nagulat ako sa pagsasalita mo kanina ng mataas. Kaya nagala Supergirl kang sinalo ang mainit na kape? Dugtong pa nito. Anyway, let me see. Bulong nito sa kanya. Napasinghap siya nang maramdaman niyang nasa tabi na niya ito. Hindi niya namalayan ang paglapit nito, kaya busy siya sa pagtingin sa kamay niya. I have an ointment here. Hindi pa rin ito binibitawan ang kamay niya, habang kinukuha sa table nito ang ointment cream. Here. Umalingasaw ang matapang na amoy ng bomb na nabuksan na niya iyon. Dilaw ang kulay ng laman niyon. Pumikit siya ng lagyan ng binata ang bahaging napaso. The touch was very gentle. Parang ingat na ingat itong huwag siyang masaktan. And she loved it. Para kasi siyang prinsesa na pinagsisilbihan ng pinapangarap na prinsipe. Alam niyang malayong mangyari ang nasa isip niya. Pero wala namang masama sa pangangarap, hindi ba? Aniya ng bahagi ng isip niya. Noon naman biglang bumukas ang pinto. Oh my! Tinanggal ng binata ang pagkakahawak nito sa napasong kamay ni Natalie. Nilapitan nito ng bagong dating. What brought you here, Amara? Seryosong tanong nito. Dinadalaw ka. Malambing namang sagot ng babae. Napaunat siya sa pagkakatayo nang marinig niya ang pangalan ng babae. Ito ba ang babaeng dating girlfriend ng binata na inagaw raw ng ama nito? No, hindi siya kailanman maniniwalang magagawa ni Sir Marco iyon sa anak nito. There must be a reason sa likod niyon. Kanina pa naiinis ang puso niya sa selos. Yes, she was jealous. Aminin man niya o hindi, sumisigaw ang puso niya sa katotohanang mahal niya si Cameron Perez. Hindi niya alam kung kailan nagsimula iyon. Basta nag-umpisa iyon sa paghanga. Hanggang nang tumagal, ay nauwi sa pag-ibig. Pag-ibig na walang katuparan. Buong kapaitang saad niya sa sarili. Inis na siya nang masulyapan niya uli ang wall clock. 11:30, meaning isang oras nang nakakulong sa kwarto ang dalawa. Halos makalas ang kipad sa lakas ng pagtipa niya roon. Nangigigil siya. Paano na i-imagine niya sa isip niya ang pwedeng gawin nila sa silid na yon? Nakaligtas lang ang kaawa-awang kipad nang tumunog ang telepono. Hindi niya isinama ang personal problem sa trabaho, kaya naman kahit inis siya, ay nagawa pa rin niyang sumagot ng buong lambing. Perez Communication Company, good morning. May I speak to Mr. Cameron Perez? May I know who's in line, please? Attorney Manuel De Torres. Wait a minute, sir. Magalang na sabi niya. Nung una'y naisip niyang idaan sa intercom o i-transfer sa local number nito ang tawag. Subalit naisip niyang baka hindi nito pansinin iyon. Busy kasi ito sa pag-entertain sa bisita. Sira kasi ang direct line nito, kaya kahit personal calls nito, ay sa kanya dumaraan. Kaya naisipan niyang tumayo upang mangistorbo. Kumatok si Natalie ng 3 beses upang makapagbigay ng warning. Sa pang-apat na pagkatok niya, ay itinulak na niya ang pinto. Inayos ni Amara ang buhok nito nang sumungaw siya. Sinasabi ko na nga ba? Naiilang na sabi ni Natalie sa sarili. Yes. Untag sa kanya ni Cameron. Matilim na tingin ang pinukol sa kanya ng babae. Hindi niya pinansin iyon at ibinaling ang tingin sa binata. May phone call ho kayo. Sino raw? Kunot noong tanong nito. Attorney Manuel De Torres daw po. Bigla itong napatayo. Excuse me, honey. Pakiramdam niya ay pinunit ang puso niya sa pagkakarinig ng endearment na ginamit nito para sa dating nobya. Pagkababa ng binata sa telepono, ay binalingan siya nito. Yes, sir? Nagtatakang tanong ni Natalie. Batid niyang may gusto itong sabihin sa kanya, base sa tingin nito. We will have lunch in my place. Bagamat nagtataka ay tumayo siya. Bakit kailangan pang ipaalam nito sa kanya na magla-lunch ito at ang girlfriend nito sa bahay ng mga Perez? So get ready at 12:30. Napatulala siya. Sir? Yes. You mean tayo? I said we, diba? Anitong ito naman ang nagtaka. Akala ko ho kasi kayo ni ng girlfriend nyo. Hindi niya naitago ang pagkainis sa dalawang huling sinabi niya.
Natawa naman ito na Wari ay na-amuse sa kanya. Anyway, mamayang 1 PM ang darating si attorney. Dapat ay nandun ka na. Para ano? Nagulat na tanong niya. Tumalim ang tingin nito sa kanya. Do you still have to pretend? Napabuntong hininga si Natalie. Batig niya kung ano na naman ang tumatakbo sa isipan nito. Okay, I'll be ready at exactly 12:30, sir. Binigyang diin pa niya ang pagkakabanggit ng sir bago nilisan ang opisina nito. Naiwan naman na napailing na lang ang binata. Hindi tiyak ni Natalie kung kusang umalis ang bisita o pinaalis ito ng binata. Basta ang alam niya ay nagdiriwang ang kanyang puso dahil nawala sa kanyang paningin ang babae. She was very excited dahil mamaya lamang ay makakasama na niya ang nilalaman ng kanyang puso, si Cameron. Sa akin ipinamana ni Sir Marco yung mansyon? Nanlaki ang mga matang bulalas ni Natalie. Hindi siya makapaniwala. Bigla tuloy pumasok sa kanyang isipan ang huling pag-uusap nila ni Sir Marco. Nagimbal siya kung ganoon ang mansyon ang tinutukoy nitong ibibigay sa kanya. Congratulations, iha! Nakangiting sabi ng abogado. Sa tansya niya ay kaedad ito ni Sir Marco. Ang kaibahan lang ay malakas ito dahil wala itong sakit. Thank you, attorney. Pero hindi ko ito matatanggap. Otomatikong napatingin sa kanya si Cameron. Nakatingin lang ito sa kanya, pero blanco ang ekspresyon ng muka. Hindi tuloy niya malaman kung anong nasa loob nito. Dahil sa ginawang pagpapamana sa kanya ng mansyon ng ama nito. Oh, come on. Hindi mo magagawang baliwalain ang mansyon na to. Sa wakas ay sabi ng binata sa nagiyelong tinig. And she was hurt. Paano ka nakakasiguro? Nangahamong tanong niya. Sinisikap labanan ang sakit na nararamdaman niya. Hindi na nito nakuhang sumagot ng sumingit na ang abogado. Matatanggihan mo ba ang habili ng namayapa na? Ipinamana sa iyo ni Sir Marco ang Perez Mansion? Nanggigilalas na wika ni Ira nang puntahan niya ito. Sa kasalukuyan ay hindi na ito pinayagan ng asawang umalis sa higaan. 7 months na kasi ang tiyan nito. Bumuntong hininga siya bago tumango. Ngumiti ito. Edi bongga! Kung sa akin ipinamana yon, ora mismo lilipat na ako ng bahay. Ano, kailan ka nilipat ng mansyon? Excited na tanong nito. Hindi mo naman ako tinutulungan masolve ang problema ko? Problema? Nanggigilalas na namang sabi nito. Hindi yan problema. Blessing ang tawag dyan. Cameron hits me for this. Tell me honestly, do you love him? Yes. Natitiyak na sagot ni Natalie. Ngumiti ito. Problema nga yan. Sinabi mo pa. Siguradong masama ang tingin nun sa'yo ngayon. Habang tumatagal, lalong lumiliit ng lumiliit ang tsansa mong makamit ang matamis na oo ng isang Cameron Perez. Do you think na kapag nagpalit ako ng image ay magugustuhan na niya ako? Saglit itong nag-isip. At this moment, I don't think so. Siyempre, malaki ang galit nun sa'yo dahil sa'yo ibinigay ng kanyang ama ang mansyon. Napabuntong hininga siya. Siguro mas mabuti pang ibalik ko na lang sa kanyang mansyon na yun. Sa kanyang panaginip ay dinalaw siya ni Sir Marco. Sa kadiliman daw ng gabi, ay inaakay siya nito papunta sa mansyon. Kinilabutan siya ng kusang bumukas ang gate nang wala namang nagbubukas. Takot na takot siyang humakbang, pero ngumiti ang matanda sa kanya. Inabot nito ang kamay niya. I have a gift for you. Lakas loob na tinanggap niya ang kamay nito. Aywan niya kung bakit hindi siya natakot gayong alam niya sa isip na wala na ito. Lumakad siya papunta sa hardin. May mga batang babaeng naglalaro doon. Kumunot ang noo niya nang balingan niya ang matanda. Sino sila? The future. Bagamat nagtataka siya sa tinura nito, ay hindi na siya kumibo. Ngayon ay nasa harapan na sila ng mansyon. Tumingin ito sa kanya. The mansion is yours now. Napabalikwa si Natalie. Humihingal pa siya na parang pagod na pagod. Nakakatawa man, pero parang totoong nangyari ang kanyang panaginip. Iginala niya ang tingin sa paligid. Wala na si Sir Marco. Nasa kanyang silid na siya. Pagkatapos niyang magdasal ng maikling panalangin, ay muli siyang nagbalik sa higaan. Balot pa ang dilim ng paligid, kaya muli siyang dinalaw ng antok. Nang pumasok siya sa mansyon, ay takang-taka siya kung bakit maraming tao roon, nagsasayawan, puro pormal ang mga kasuotan.
animo may malaking ipinagdiriwang. At pagtingin niya sa sariling damit, ay lalo siyang nagtaka. Naka-wedding gown siya. Ikinasal na ba siya? "May I dance with you, my wife?" Bigla niyang nilingon ang may-ari ng tinig. "Cameron?" Wika niya. "Natalie, late ka na!" Sigaw ng tinig mula sa labas ng pintuan. Napabalikwa siya ng bangon. Pagtingin niya sa relo ay mag-aalas 8 na. "My God!" Naibulalas niya. Halos magkumahog siya sa paggayak. Tarantang-taranta siya. Tuloy, naiimagine na niya ang masungit na ayos ni Cameron dahil maraming trabaho ang dapat niyang gawin ngayong araw na to. But unconsciously, she smiled when she remembered the dream. May katuparan ba ang panaginip niyang iyon? "What time is it?" Inip na tanong ng binata. Napalunok siya nang makita niya itong nakaupo sa kanyang pwesto. Nakataas pa ang dalawang paa nito sa mesa. Halatang hinihintay siya nito. I'm sorry." Madilim ang mukha nito nang tumayo ito. "Lock the door." Mariing utos nito. Sinunod niya ang sinabi ng binata. "Now, anong oras na?" 10 o'clock. "Nabigyan ka lang ng mansyon. Nagpiprima donna ka na." "Hindi naman." "Maupo ka." Muli sinunod niya ang gusto nito. "Pag-usapan natin ang tungkol sa mana mo." Idiniin nito ang huling dalawang katagang binigkas nito. Hindi siya mapakali sa kanyang upuan. Damang-dama kasi niya ang galit nito. Gusto ko lang malaman yung hindi ko ginusto ang desisyon ni Sir Marco." "Tell that to the Marines." Galit na sabi nito. "Alam ko namang nabola mo ng husto ang papa. Kaya nagawa mong ilagay ang pangalan mo sa kahuli-huli ang pag-aari niya." Doon siya nagalit. "Ilang beses ko bang kailangan sabihin sa'yo na kaya naubos ang pera ng iyong papa ay dahil sa pag-chemotherapy niya at hindi dahil kinuhanan ko siya. And most of all, hindi ako ang gagawa nun." Noon siya ang ginagamit ng mga lalaki para yumaman. Ngayon naman, pinagbibintangan siya ng lalaking ito na ginamit ang ama nito para makuha ang yaman ng kanilang pamilya. "Ginawa mo na nga eh." Seryoso pa na saad ni Cameron. "Ano bang dapat kong gawin para maniwala kang hindi ako masamang babae?" Naiiyak niyang wika. Hindi ito kumibo. Natili itong nakatingin sa kanya. Kung naaawa ito o nag-iisip ng sasabihin, ay hindi niya alam. "Stay in our house." Lumipad ang tingin niya rito. "What?" Nanggigilalas na tanong niya. "Iyon ang paraan ko kung paano kita makilala. Besides, yung bahay na yun sa'yo na." Bumuntong hininga si Natalie. "Okay, kung yun ang nais mo." Kinagabihan, nagligpit na siya ng gamit. Hindi niya ipinaalam sa mga katulong kung saan siya pupunta. Sinabi lang niya sa mga itong may kinalaman sa trabaho ang pag-alis niya. Siguradong magwawala ang mga magulang niya kapag nalaman ng mga ito ang gagawin niyang pag-alis. Lalo na ang pagtira niya sa isang bahay na kasama ang isang lalaki. Natitiyak niyang hindi siya papayagan kapag nagpaalam siya sa mga ito. Anyway, matanda naman na siya. Alam na niya ang tama at mali. May gusto lang siyang patunayan sa kanyang sarili at kay Cameron. Wala silang kibuan ng binata habang binabaybay ang daan patungo sa mansyon. Tila kontento lang ito sa pagmamaneho habang siya naman ay nakatanaw sa labas ng sasakyan. Pakiramdam niya ay estranghero ang tingin nila sa isa't isa. Kung sa bagay, wala naman talaga silang alam sa isa't isa kundi ang kanilang mga pangalan. Pagkatapos nilang utusan ng katulong na ilagay sa guest room ang kanyang maleta, ay sakalang siya binalingan nito. "Hungry?" "Hindi pa naman," sabi niya. Gayong ang totoo ay kanina pa siya gutom. Binalingan nito ang isa pang katulong na wari nag-aabang na utusan. "Pasuyo, maghanda ka na ng mesa." "Anong nangyari sa townhouse mo?" Tanong nito pagkaraan ng mahabang sandali. Sa tansya niya ay hindi naman ito gaanong interesado sa magiging sagot niya. Naghahanap lang ito ng pwedeng pag-usapan. "Nandun pa rin, mga katulong na nga lang ang nakatira dun ngayon." "Hindi mo ibebenta?" Nagulat na tanong nito. "Bakit ko naman gagawin yun?" Nagtataka ring tanong niya. "Eh pinaghirapan kong pinambili ko ron." Hindi ito nagkomento. "Anong plano mo ngayon?" Pag-iiba nito ng usapan. "Tungkol saan?" "Tungkol sa bahay. Ibibenta mo ba?" "Bakit ko naman gagawin yun?" Tumalim ang tingin ni Cameron sa kanya. "Magtatrabaho ka pa ba?" "Of course."
Alam mo, hindi mo na kailangan magtrabaho kung ipagbibili mo tong bahay. Pwede mo naman tong ipagbili ng 15 million. Hindi na siya nagulat sa presyong sinabi nito. Ngunit labis naman siyang nagtataka sa eagerness nitong ipagbili niya ang bahay. I'm sorry, pero wala sa isip kong ipagbili ang bahay na to. I hate you, Natalie. Galit na sabi nito, sabay hawak sa kanyang kamay. I'm willing to pay you double. Ipagbili mo lang sa akin ang bahay na to. You're hurting me. Hiyaw niya. Wari ay natauhan naman ito. Pinakawalan nito ang braso niya. Ngunit ang galit nito sa kanya ay nasa mga mata pa rin ito. Naikuyom nito ang mga kamay na parang gusto siya nitong saktan. Napaatras ang dalaga. Hindi niya kasi tiya kung anong magagawa nito kapag nagalit ito ng husto. Sa nakikita niya ay naguumapaw ang galit sa puso nito. Kainis! Sinuntok nito ang pader. Cameron! Natakot na wika ni Natalie nang makita niyang namula agad ang kamay nito. Hindi siya nilingon nito, subalit nagbato ito ng tanong para sa kanya. Ano bang ginawa mo sa papa ko? I told you! Stop that lies! Noon siya nilingon nito. She was not surprised nang muli niyang makita sa mga mata nito ang galit. May naramdaman siyang takot, pero sandali ring nawala iyon nang sumingit ang puso niya. Her heart beats faster habang nakatitig siya sa gwapong mukha nito. Dagli niyang iniiwas ang tingin upang pigilan iyon. At anong relasyon mo sa papa? I treated him as my own father, and in return, he treated me as his own family. So, anong gusto mong palabasin? There was nothing happened between the two of you? Sarkastikong tanong ni Cameron. Iyon ang totoo. I don't believe you. I know my father. Why? Because of Amara? Nanlisik ang mga mata nito. Who told you that? It is not important now. It is to me. Did you really think that your father... Yes, inagaw niya ang kaisa-isang babaeng minahal ko. Anitong nakatitig sa kanya mga mata. Dinala niya sa malayong probinsya si Amara para hindi ko makita. I hate my father, but I still love him no matter what. And he loved you too. I doubt that. Anitong puno ng pagdaramdam ang tinig. Pangalawang gabi na ni Natalie ngayon sa mansyon, pero namamahay pa rin siya. Tulad ng nagdaang gabi, hindi siya makatulog. Isa pang buntong hininga ang pinakawalan niya bago siya bumalikwas ng bangon. Tumayo siya at lumabas ng silid. Tuyong-tuyo ang lalamunan niya sa kanyang pakiramdam, kaya binuksan niya ang refrigerator at kumuha ng pitsel ng tubig. Ilang beses siya ang nagsali ng tubig sa baso bago napawi ang nararamdaman niyang uhaw. Papasok na sana sa kanyang silid nang magbago ang isip niyang pumasok roon. Natanaw niya kasi ang balkonahe. Naisip niyang magpahangin muna roon. She inhaled nang salubungan siya ng malamig na hangin. She felt contented. Ipinikit niya ang mga mata upang lalong namnamin ang hanging humahaplos sa kanyang balat. Mind if I join you? Nagulat na napalingon siya. Hindi na nito hinintay ang pagtugon niya. Humakbang na ito palapit sa kanya. Hindi ka rin makatulog? Namamahay ako eh. Do you miss him? Batid niya ang ama nito ang tinutukoy nito. Yes. Tumalim ang tingin nito sa kanya, pero ipinagkibit balikat lang niya. But deep inside her heart, she was hurt. She loved Cameron very much. Kung maaari lang nasabihin niya rito ang kanyang totoong nararamdaman, ginawa na sana niya. Pero ayaw niyang masaktan. Takot siya sa posibleng maging reaksyon nito kapag ginawa niya iyon. Idinaan na lang niya sa sunod-sunod na buntong hininga ang feelings niya para dito. Alam mo bang sa bawat sulok ng bahay na ito eh, naroon ang alaala ng kabataan at kamusmusan ko. Napabaling siya rito. Bitterness was in his voice. Ganit pa rin ba ito sa kanya? O nangihinayang ito dahil hindi rito pinamana ng ama ang mansyon? Pero bakit sa kanya ipinamana iyon? Hanggang ngayon ay hindi niya makuha ang logic kung bakit ginawa iyon ng matanda. I'm sorry. Nakuha niyang sabihin. Hindi ito kumibo. Nanatili itong nakatiimbagang. Matalim ang tingin nito sa langit. And I'm willing to do all. Huwag lang tuluyang mawala sa akin ang mansyong to. Napatras si Natalie nang ibaling nito ang tingin sa kanya. She had never been scared of anyone before, but she was now. Nag-aapoy kasi ang bawat tingin ibinabato ng binata sa kanya.
Muli siyang napaatras nang lumapit ito. Nanginginig na siya sa takot. Kumunot naman ang noon ito. "Will you stop acting as if I'm going to hurt you?" Galit na sabi nito sa kanya. Bahagya siyang nakahinga ng maluwag. "Don't worry. Kahit na galit ako ay hindi ko magagawang manakit ng babae." I didn't mean that." Natahimik siya. "Natalie." Tumingin siya rito. Malamlam ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Wari ay naguumapaw iyon sa pag-ibig. My God, she was imagining a lot. Yes? Parang ayaw lumabas ng katagang iyon sa kanyang labi. Bumuntong hininga muna ito bago nito nakuhang magsalita ulit. I'll marry you. Napatulala si Natalie sa sinabi ng binata. Kaya ilang minuto rin siyang hindi nakagalaw. Are you out of your mind? Naguguluhang wika niya. Hindi niya maintindihan kung anong pumasok sa isip nito. At bigla ay sinabing pakakasalan siya nito. Hindi ito sumagot. Sa halip, hinagilap ng kamay nito ang kanyang braso. Hindi niya nakuhang makapag-react nang bigla siyang halikan nito. Puno ng kasiyahan ang naramdaman ni Natalie ng sandaling iyon. Kaya wala siyang nagawa kundi tugunin ang halik nito. Ilang saglit pa ay saglit itong huminto. Pwede mo bang tanggalin ang iyong salamin? Inis na wika nito. Napangiti siya ng mapagtantong, nasasaktan sa makapal na salamin iyon. Ito na ang marahang nag-alis ng salamin sa mga mata niya. Napakurap siya nung una dahil hindi na siya sanay na walang suot na salamin. Pero nabura sa isip niya ang tungkol sa salamin nang muli na namang halikan nito ang kanyang mga labi. Buong puso naman siyang tumugon sa halik nito. Pinaramdam niya rito ang wagas niyang pagmamahal para sa binata. Kailangan kita, Natalie. Anang binata na tila nakikiusap. Cameron. Bulong niya na tila pinapabatid na tanggap niya ang pwedeng mangyari. Animoy naintindihan naman nito iyon, kaya binuhat siya nito patungo sa silid nito. Mahigpit na mahigpit ang kapit niya sa leeg nito. Ngunit hindi sa dahilang natatakot na baka mahulog siya, kundi dahil sa ayaw niyang humiwalay sa binata. Unti-unti siya nitong ibinaba sa kama. May ngiting sumilay sa labi niya at siya na ang kusang humalik sa binata. Gusto niyang ipadama rito ang kanyang pag-ibig. Tila pareha sila ng gusto ng sandaling iyon. Malaya nitong dinama ang dalaga at wala namang pag-alinlangan na sumunod lang ang dalaga. Sa tila musikang sila lamang ang may alam. I love you. Bulong niya kay Cameron. Mahal din kita. Wika nito bago nito muling hanalikan ang kanyang labi. She smiled. Those were the sweetest words she had ever heard in her entire life. Ilang sandali pa iginiya na siya nito patungo sa paraiso sa walang hanggang kaligayahan na mararating lang ng dalawang taong nagmamahalan. At napakasaya ni Natalie ng sandaling iyon. Dahil kahit walang kasiguraduhan, ay alam niyang may pagtingin na rin sa kanyang binata. Wala si Cameron nang magising si Natalie kinaumagahan. Nasaan kaya yun? Gayon pa man, ngumiti siya nang maalala niya ang nangyari sa kanila kagabi. And she will treasure it forever. Bihis na siya nang bumukas ang pinto. Ready na ang ngiti niya sa binata nang biglang mapawi iyon. Hindi ito ang nasa likod ng pinto. Oh dear! Gulat na bulalas ni Amara. Tumalim ang tingin niya rito. Anong ginagawa mo rito? Galit na tanong niya upang tabunan niyon ang nadarama niyang pagkapahiya na lalo pang nadagdagan ng umiti ito. Visiting Cameron? Simpleng sagot nito. So, you slept with him? Pakimu! Singhal niya rito. Umiling ito. So, itinuloy rin pala ni Cameron ang plano niya. Lumalim ang pagkakakunot ng noon ni Natalie sa narinig. Anong plano? Mahinang tanong niya. Aywan niya pero bigla ay may umahong kaba mula sa kanyang puso. Ano pa ba? Kundi ang paghigantihan ka. Humakbang ito ng palapit sa kanya. Para siyang sinuntok sa sinabi nito. She was really hurt. Pero she tried na hindi iyon ipakita sa babae. I don't believe you. Tumaas ang kilay nito. At anong pinaniniwalaan mo? Ang pakakasalan ka ni Cameron? Oh, come on! Will you please get out? Paano kung ayaw ko? Nangiinis na sabi nito. Didn't Cameron tell you na anytime, nakakalabas at pasok lang ako rito sa room niya? Ang totoo? May inilabas ito mula sa bulsa
at ipinakita sa kanya. He gave me the spare key para pwede akong pumasok dito anumang oras kong gustuhin. Umalis ka na. Bakit? Ayaw mo bang marinig mga sasabihin ko? Nangahamong tinig nito. She wanted to say no, pero walang katagang lumabas sa kanyang bibig. Cameron wants to get even with you, kaya andyan ka ngayon. Inginuso nito ang kama. Sinabi niyang mahal niya ako. Nanlaki ang mga mata nito, halatang nagulat. Ngunit na makabawi ay tumawa ito ng malakas. Kailan? Habang may namamagitan sa inyo? Naginit ang kanyang pakiramdam sa pang-iinsulto nito. Napakahibang mo para paniwalaan yun. Pases lang iyon ng mga lalaki para magawa nila ang gusto nila sa mga babae. Parang tila napatigil ang oras ng sandaling iyon. Because he hates you. That's true, sigaw ng isip niya. Kaya huwag ka nang umasa sa anuman dahil namumuhi siya sa'yo nang patulan mo ang kanyang ama. Ako ba ang pumaton o ikaw? Nang gagalaiting tanong niya, tumawa ito. Nihawa ka ng daliri ko, hindi nagawa ni Sir Marco. Kung ganun, bakit? He paid me para layuan ko si Cameron. Ginawa ko yun kapalit ng 5 million sa kasunduang hindi ko naguguluhin ang anak niya. Alam mo yung don na yun? Matalas ang pang-amoy na pera lang ng anak niya ang gusto ko. Kaya pinapirma niya ako ng kontratang nagsasabing kailanman ay hindi ko naguguluhin si Cameron. Kaya lang malas niya, nawala na siya. Kaya andito na naman ako kay Cameron. Pumapalakpak pang sabi nito. At pinalabas mong itinago ka ni Sir Marco sa probinsya kaya? I lied, syempre. Wala kang kasinsama. Anyway, that's not the issue. Ngumiti ito. Ang sabi sa akin ni Cameron, gagawin niya ang lahat para mabawi sa iyo yung mansyon na to. But he failed dahil ayaw mong ipagbili. Kaya bilang ganti, he ruined you. Dalawang black eyes ang ibinigay niya rito bago siya lumabas ng silid ng binata. Ipinaghiganti niya ang dalawang taong malapit sa kanyang puso. Now, she decided to leave the mansion para sa kakabuti ng lahat. Sir Marco, I'm sorry dahil hindi ko masusunod ang gusto niyo. Cameron, I will love you for the rest of my life, but I have to say goodbye. She decided to go back to her old self, meaning from head to toe. Ibang-iba na siyang tignan ulit. Puno ng kumbiyansa ang bawat paghakbang niya. At higit sa lahat, bumalik na siya sa Del Ruiz Publishing para ipagpatuloy ang trabahong iniwan niya roon. Pagdating na pagdating niya sa opisina, ay nagtawag siya ng meeting para sa isang open forum. Laking panggigilalas niya nang malaman niyang buhat sa mga manggagawa na kaya nagwelga ang mga ito ay dahil ipinagkalat ni Mr. Manalo, ang kanilang general manager, na kaya siya umalis ay dahil nalulugi na ang kumpanya at marami pang tauhan ang matatanggal. Gusto niyang maawa sa matanda pero dahil sa maling balitang ipinagkalat nito, ay katakot-takot ang perang nawala sa kumpanya. She had no choice but to terminate his services. Doon lumabas ang kinikimkim nitong galit sa kanya, na nag-ugat nung hiwalayan niya ang pamangkin nito. Ayaw nitong tumigil sa pagwawala. Mabuti na lang at napilit itong palabasin ng kanyang gwardya. Natalie. Napangiti siya nang makilala ang tumawag sa kanya. Zandro, hindi ka nagalit? Alanganing tanong nito. Hindi siya agad kumibo. Pinakiramdaman niya ang sarili. Hinanap niya ang kasagutan sa kanyang puso. Wala na siyang makapanggalit. I have forgotten those bad memories. And me too. Malungkot na sabi nito. Natalie. What? I still love you. Umiling siya. Don't say it when you don't mean it. But it's true. Well, sorry. I don't love you. Ngumiti ito ng mapait. I guess you've found the right man. Cameron, sambit ng puso niya. Pero alam niyang masasaktan lamang siya. After office hours ay nagpaalam siya sa kanyang papa na pupunta muna siya kina Ira upang dalawin ang kanyang inaanak. Ang cute naman itong inaanak ko. Nangigigil na sabi niya habang nilalaro ang isang buwang gulang na sangwon. Ani mo anghel itong naglalaro sa kuna? Kaya bagay na bagay dito ang pangalang Christian. Hinggit ka, no? Tudyo ni Ira. Ang sarap siguro magka-baby, ano? Ani ang patuloy pa rin sa pagkikipaglaro sa sangwon. Tumigil lang siya nang humikab ito. Kaya if I were you, magpapakasal na ako na magkaroon na rin ako ng baby.
Wala nga akong boyfriend, paano ako magpapakasal? Si Sir Cameron. Nanunod yung sabi nito. Tumaas ang kilay niya. Pwede ba? Kunwara ay nandidiring sabi niya. Gayong ang totoo ay parang may paru-parong naglalaro sa kanyang sikmura. Pagkarinig sa pangalan ng tanging lalaking nilalaman ng kanyang puso at isipan. Alam mo, lagi kanyang hinahanap sa akin. Anong sabi mo? Kinakabahang tanong niya. Sabi ko, hindi ko alam. Good. Matagal siyang tinitigan nito na para bang may gustong sabihin. Natalie. Mula nang bumalik ako sa opisina, lagi na lang nakatingin sa kawalan si Sir Cameron. He loves you. Umiwa siya ng tingin. He doesn't know the meaning of love. Ang man siya lang ang tanging mahalaga sa kanya. That's not true. Wika ng tinig buhat sa kanyang likuran. Nilingon niya ito at hindi siya nagkamali. Si Sir Cameron Perez nga. May awang humaplo sa puso niyang nagmamahal nang matitigan niya ang ayos nito. Gulong-gulo ang buhok nito. Nanlalalim ang mga mata na para bang hindi nakakatulog ng maayos. Mahaba na rin ang balbas nitong halatang hindi pinagkakaabalahang ahitin. Larawan nito ng miserable. Anong ginagawa niya rito? Inis na tanong niya sa kaibigan. Guilty at yumuko ito. Tinawagan ko siya para makapag-usap tayo. Agaw ng binata. No way! Galit na sabi niya. Natalie, please. Anitong nagmamakaawa. Nang muling ibaling niya ang tingin dito, ay parang ibig matunaw ng nararamdaman niyang galit dito. Dulot ng kaalamang pinaglaruan lang nito ang feelings niya. Gusto mo na naman bang masaktan, Natalie? Ha? Galit na singhal ng utak niya. Umiling siya. Wala na tayong dapat pag-usapan. Mayroon, marami. Giit nito. Nilingon niya si Ira. Sige, aalis na ako. Humarang ang binata sa daraanan niya. And where do you think you're going? Paraanin mo ko. No, until you listen. Tinulak niya ito. Goodbye, Cameron. At nagmamadali siyang tumakbo palabas. But she froze. Paano'y biglang sumakit ang kanyang puson? Magkakaroon na ba siya? Napakapit siya sa bakod nang magpatuloy ang sakit. Pakiramdam niya ay umikot ang paligid. Nandilat ang mga mata niya nang maramdaman niyang may maiinit na dumadaloy sa kanyang mga hita. Kinakabahang napatingin siya roon. Dugo! Yun lang at napasigaw na siya ng pagkalakas-lakas. Unang namulatan niya si Cameron. Anong nangyari? Nagtatakang tanong niya. Inilibot niya ang tingin sa paligid. Napakunot noo siya. Nasa ospital siya? Pero bakit? Pilit niyang kinapa sa isip ang nangyari. Ang huling natatandaan niya ay ayaw niya makipag-usap sa binata. Kaya tumakbo siya pero... Magpahinga ka na lang, baka makasama sa'yo. Nagaan na lang sabi nito. Inalalayan pa siya nito. Napabalikwa siya ng bangon. Natalie, may sakit ba ako? Wala. Sinungaling. Hindi ako mapupunta dito sa ospital kung wala ako. You're pregnant. Maang siyang napatingin dito. What? You're carrying my child. Wika nito. Oh no! Naibulalas niya. Bigla ay pinanlamigan siya ng katawan. Hindi niya napigilan ang mapahagulhol. Ngayon pa lang ay naawa na siya. Hindi sa sarili, kundi sa sanggol na dinadala niya. Paano na siya? Paano na ang bata? Paano na sila? Tsak na paaalisin siya ng kanyang mga magulang kapag nalaman ng mga ito ang kanyang kalagayan. Hinawakan ng binata ang kanyang palad at dinala iyon sa mga labi nito. Let's get married, Natalie. No! Matigas na sabi niya. Anong ibig mong sabihin? Anito. Kitang-kita niyang pigil na pigil ang galit nito. Hindi ako magpapakasal sa'yo porke nalaman mong buntis ako. Taas noong sabi niya. Noon ka ipapakita niya rito ang mga sandaling iyon na kailangan-kailangan niya ito. Mas mamatamisin pa niyang paalisin siya ng kanyang mga magulang kaysa ipakita niya rito ang katotohanang mahal niya ito. Agad niyang iniiwas ang kanyang tingin nang makita niyang nagsulubong na ang mga kilay nito. Surely hindi nito nagustuhan ang kanyang sagot, kaya tumiim ang pagkakatitig nito sa kanya. Hindi man siya direktang nakatingin dito, ay nakikita naman niya sa gilid ng kanyang mga mata ang hitsura nito. Mas gugustuhin mo bang lumabas na walang ama ang anak natin? Diniinan nito ang huling kataga. Yes!
Mariing sabi niya. Saka how are you sure na anak mo nga ang dinadala ko? Di ba noon ay masamang babae ang tingin mo sa akin? You even accused me of being the other woman of your father. Humugot ito ng malalim na hininga. Natalie, please. Ano pa bang ginagawa mo rito? Hindi ba nakapaghiganti ka na sa akin? She was now unstoppable. Maybe dahil gusto na niyang mailabas dito ang lahat ng sama ng loob na kinikimkim niya sa kanyang puso. Kumunot ang noon nito. Nakapaghiganti? Ulit nito sa sinabi niya. Anong ibig mong sabihin? Napapalakpak siya nang makita niyang kalituhan sa mukha nito. You're such a good actor. Sana nag-artista ka na lang. For sure, mahahakot mo ang lahat ng karangalan sa lahat ng award. Pwede bang tumigil ka na? Singhal nito sa kanya. Natahimik siya. Ngunit idinaan niya sa pagluha ang kanyang nararamdaman. Kainis. Galit na sabi nito. Lalo siyang napahagulhol. Pakiramdam niya ay para sa kanya mga salitang iyon. Naging sunod-sunod ang pagbuntong hininga nito. Wari ay pinapayapa ang emosyon. I'm sorry. The damage has been done. Minura mo na ako. So stop saying you're sorry. It's useless. Malamig na sabi niya. Hindi kita minura. Really? Mapait na sabi pa niya. Nagagalit ako, yes. Pero hindi sa'yo, kundi sa sarili ko. Anitong tila hirap na hirap na. Pumikit siya. Ayaw niya nakikita ito sa ganoong ayos. Pakiramdam kasi niya ay natitibag ang galit niya rito. My God, talagang mahal na ba niya si Cameron? Alam mo bang nang umalis ka ng mansyon, ay halos mahibang ako sa kakahanap sa'yo. I even went to your townhouse, pero wala nang nakatira doon. Sabi ng mga kapitbahay mo, umalis ka na raw at ipinagbili mo na ang townhouse. Gusto kasi niyang putuli na anumang alaala na may kaugnayan dito. Kaya kahit masakit ay nagdesisyon siyang ipagbili ang townhouse na iyon. Duwag siya, aminin man niya o hindi, ay yun ang totoo. Imbis na harapin niya ang problema, ay tinakasan niya ito. Kaya hayon, sa halip na maayos, ay larong nagkabuhol-buhol sa problema ang kinasusuungan niya. It's okay kung hindi mo ako pakinggan, pero gusto kong malaman mong mahal na mahal kita, Natalie. Doon siya napadilat. Mahal mo ko? Iyayayain ba kitang magpakasal kung hindi? Eh, hindi yan ang sinabi ng amara mo. Inis na singhal niya rito. Alam niyang hindi siya dapat maniwala rito. Subalit ang puso niya ay nagtitiwala pa rin sa salita nito. Hanggang ngayon ba ay magkakaila ka pa rin? My God, Natalie. Hindi ko alam ang mga sinasabi mo. Pwede ba linawin mo na magkaintindihan tayo? Okay, fine. Bumuntong hininga muna siya. Saka niya inilabas ang mga salitang gusto niyang sabihin. She told me about your plans. Anong plano? Nalilitong tanong ni Cameron. Hindi niya malaman kung paano magre-react sa anyo nitong parang inosente. Na gusto mo akong sirain para makapaghiganti ka, di ba? Sa akin pinamana ng papa mo ang mansyon niyo. She lied. Nanggigigil na sabi nito. Kailanman ay hindi ko inisip na paghigantihan ka. Sinabi ko lang yon para inisin ka. Hindi ko ibinenta sa iyo ang mansyon dahil ang bala ko ay isauli yun sa iyo. Pero pinairal mo ang galit mo. Wala akong pakialam sa mansyon na yan. Galit na sabi nito. Yes, I was hurt nang ipamana sa iyo ni papa ang mansyon. Matagal siyang hindi nakakibo. Natalie, I love you. Mahal kita noon pa. I can't remember what happened. Basta nagising na lang ako isang araw na hinahanap ka na ng puso ko. I fell in love with the girl na akala ko'y babae ni Papa. So, hindi ka naniniwalang nagkaroon ako ng relasyon kay Sir Marco? I first took you. Kaya paano ko pa ma-entertain sa isip ko yon? Umakyat ang inis sa ulo niya sa sinabi nito. Bigla ay parang gininaw siya. Napayakap tuloy siya sa sarili. Hindi mo rin naman ako masisisi kung bakit pinaniwalaan kong you were having an affair with my father. You too were close for comfort. Dahil gusto niya ng anak na babae. When I was a child, kabi-kabila ang dinadala niyang babae sa bahay. Kaya hindi mo maiaalis sa akin pag-isipan ng hindi maganda mga babaeng nakikita kong kasama niya. And that included you. And you know what? Hindi lang simpleng galit ang nararamdaman ko kapag nakikita ko kayo. Nagsiselos ako. And that was because I was in love with you.
kahit mukha akong matanda. Humalakak ito ng napakalakas. I didn't really mean that. Nainis lang talaga ako sa inasal mo noon. Imagine, pinagbabaan ng telepono ng isang simpleng secretary ang may-ari ng kumpanya. Nahawa siya sa tawa nito, ngunit gumapang ang kahihiyan sa kanyang puso. Hindi ko gagawin yun kung alam kong ikaw ang may-ari ng kumpanya. I doubt that. Naiiling na sabi nito. Bakit naman? Simply because you're Natalie Del Ruiz, rich and spoiled brat. Diniinan nito ang huling sinabi. His eyes danced with laughter. Alam mo na? Tumango si Cameron. Ira told me everything. Pati na ang dahilan kung bakit ka nagpalit ng image. Kaya pala kahit saan kita hanapin, hindi kita matagpuan. Dahil binalik mo na yung kung ano ang totoong anyo mo. I admit, nung una kitang makita ulit, napatulala ako sa ganda mo. Ibang-iba ka sa nakasanayan ko. Minahal kita noon, pero mas lalo kitang minamahal ngayon. At gusto ko na nagpakatotoo ka na. Pinapakita mo na sa lahat kung anong kaya mong gawin. Nakakatawa, no? Tinakbuhan ko ang mga lalaking naghahabol ng yaman ko. Tapos pinagbintangan naman ako ng isang lalaking gustong bawiin ang yaman ng pamilya niya. But I'm really glad at nagpanggap ka because I met you. Baka binubola mo lang ako para ibalik ko sa'yo ang mansyon mo. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na wala akong pakialam sa mansyon na yun. Ang tanging mahalaga sa akin ay ikaw. Ikaw lang, Natalie. Hinalikan nito ang kanyang labi. Pagkuwanay ang kanyang tiyan. And of course, our baby. Itatama ko ang lahat para sa ating lahat. At hindi ko hahayaan na lumaki siyang walang kikilalanin na ama. Have you figured out kung bakit sa akin ipinamana ni Sir Marco ang mansyon? Yes, he wrote to me before he died. Ang tanging rason kung bakit niya ginawa yun eh, dahil gusto niya ang pakasalan kita. He even teased me, saying na papayagan ko raw bang mapunta sa mapapangasawa ko ang mansyon ng pamilya. I was alarmed that idea na magpapakasal ka sa iba. I love you then, that's why I ask you to stay at the mansion. Kung nasa labas kasi tayo, puro pangiinis ang naririnig ko sa'yo. Naiinis na sabi nito. Dahil masamang babae ang tingin mo sa akin? I have a confession to make. Umarko ang kilay niya. Style ko lang naman yun para magpapansin sa'yo. Kung ang lahat ng lalaki yun ang style para magpapansin, I'm sure marami ng babae ang high blood ngayon. Napakamot ito sa ulo. Hindi kasi ako marunong manligaw. Sabi ng papa mo ng mga taga-opisina, ang dami-dami mong girlfriends. Tapos ngayon sasabihin mong hindi ka marunong manligaw? Because those girls were the ones who courted me. Hindi ka rin mayabang eh, no? That's true. They are the ones who asked me to date them. I'm a gentleman kaya pinagbibigyan ko sila. And after that, malalaman ko na lang na ipinagkakalat na nilang girlfriend ko sila. How about Amara? Nananantiyang tanong ni Natalie. Once, she occupied my heart. But that was a long time ago. Did you actually believe na pinatulan siya ni Sir Marco? At the start, yes. But I've seen the contract. All the love I felt for her disappeared. O hindi ko naman talaga siya minahal. Kaya pala para kayong magnet na palagi magkadikit sa isa't isa nang dumating ako sa burol ng papa mo. Puno ng pagsiselos ang kanyang tinig. Dahil kailangan ko siya that time para malaman ko kung nagsiselos ka. Samantalang you gave her a spare key ng mansyon para makapasok at labas sa silid mo? Kumunot ang noon nito. Who told you that? Siyang nagpakita ng susi sa akin. Umiling ito. Hindi ko siya binigyan ng susi sa kwarto ko. Baka kung anong susi lang yon. When did that happen? The morning after. Hindi niya kayang ituloy ang sasabihin dahil sa kahihiyan. Doon din niya sinabing paghihiganti lang ang dahilan mo kay Awi. Oh, I can't say it. You know what I mean. Ang babaeng yun, napaksama talaga. Nangigigil na sabi ni Cameron. Iniwan mo akong mag-isa roon, kaya akala kong totoo yun. Nagkaroon ako ng emergency meeting sa opisina, kaya umalis ako. Hindi na kita ginising dahil ang himbing ng tulog mo. You know, malalagot sa akin ang babaeng yun. Pinrangka ko na siya noon, na imposible nang magkabalikan pa kami, dahil ikaw na ang mahal ko. Now I know kung bakit siyang ngingiti-ngiti noon sa kabila ng kanyang black eye sa magkabilang mata. Ibinigay ko sa kanya yun. Nainis ako sa kanya. Ngumiti ito. Tell me,
Do you love me, love? Magkakaanak ba tayo kung hindi? I want to hear it from you. Giit nito. Mahal kita, Cameron. Pakakasalan mo na ako? Tumango si Natalie. Wala nang dahilan para tanggihan pa niya ang alok ng binata. Lalo at alam niya sa kanyang sarili na mahal niya ito at magkakaanak na sila. Yes, pakakasal ako sa iyo sa kahit saang simbahan na gusto mo. Naiiyak na saad ni Natalie. And I love you too, love. Pangako, hindi ka magsisisi na ako ang pinili mo. Pagkuhan ay nakangiti na bumaba ang mga labi ni Cameron at tinugon naman niya ang halik nito ng buong pagmamahal. Pagkalipas ng ilang buwan, ang kanilang engranding kasal ay ginanap sa St. Joseph's Church. Laking gulat ng kanyang mga magulang nang malaman ng mga ito na buntis siya. Kaya agad na pumayag ang mga ito magpakasal sila ni Cameron. Lalo at hindi naman nila maipagkakaila ang pag-ibig nila sa isa't isa sa kanilang mga mata. 7 months after their wedding, isinilang niya ang kanilang baby. Mga baby, there were twins. Ang napaka-cute na kambal, si Carla at si Carlos. Walang kapantay na kaligayahan ang nadarama ng mag-asawa nang dumating sa buhay nila ang kanilang mga anak. I love you, Natalie. Sinong Natalie? Ang Natalie ngayon o yung dati? Insecure na tanong niya. Bigla ay naisip niyang baka pinakasalan siya nito ay dahil lamang sa tunay niyang pagkatao. Kumunot ang noon nito pero saglit lang. Niyakap siya nito ng mahigpit. Kahit ano pa ang itsura mo, ang pangalang Natalie Del Ruiz lang ang nagmamay-ari ng puso ko. Napangiti ito. I love you with all my heart. Before we sleep, gusto kong malaman mo na ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Me too. Hindi ko ma-imagine ang buhay ko kung wala ka, Natalie. Isang halik sa labi ang ginawad ni Cameron sa asawa na nakangiting tinugon din ni Natalie. Kahit abala ang mag-asawa sa pagpapaunlad ng kanika nilang kumpanya, ay hindi sila nawawala ng time sa isa't isa at sa kambal nilang anak. Minsan din pagdalaw ni Natalie sa opisina ni Cameron, ay halos mapatulala ang mga dati niyang kasamahan sa kumpanya. Lalo na ang mga taong nagmaliit sa itsura niya dati, dahil hindi siya halos makilala ng mga ito sa angking ganda niya. At isa pang ikinagulat ng mga ito, ay malaman na isa siyang bilyonarya at kinala sa lipunan ng negosyo ang pamilya. Nginitian lang ni Natalie ang mga nakakasalubong niya sa opisina, dahil para sa kanya ay nakaraan na iyon. At dahil sa image niya dati, ay doon niya nakilala ang lalaking makakasama niya habang buhay. At masaya at kontento na siya ngayon sa buhay, lalo pa nang dumating ang kambal nilang anak, na nagbigay kulay at nagpatatag sa pagsasama nilang mag-asawa. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana ay muli ninyo akong samahan sa mga serious stories na nais ko pang ibahagi sa inyo. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. God bless po sa ating lahat.